Kabanata 16-30, nang umalis si George Han kasama si Amelia Su, isang magandang figure ang sumugod sa pintuan ng department store at tumingin sa paligid. Hindi niya nakita ang figure ni George Han bago bumalik. Alas 3 ng umaga kinabukasan, si George Han ay natutulog sa sahig ng maganda, biglang tumunog ang telepono ni Amelia Su. Sa kalagitnaan ng gabi, ilang tao ang tatawag. Si Amelia Su ay tumingin sa teledisplay at mukhang walang imat. Sinusubukan mo pa bang damit at hindi natutulog? Walang magawa na sinabi ni Amelia Su. Tinatamad akong kunin ang telepono. Kaya binuksan ko ang speakerphone at sumisigaw si Shen Lingyao sa kalangitan. Amelia, ako ay nasa pag-ibig at natagpuan ko ang aking prinsipe na kaakit-akit. Hindi maybe. Gilan ni Amelia Su ang pag-ikot ng kanyang mga mata at sinabing, sa kalagitnaan ng gabi, ano ang mga nervyos mo? Oh, hindi ako dapat pumunta sa banyo kahapon kung hindi ko palalampasan ang aking Prince Charming. Alam mo ba kung ano ang pinapanood ng mga taong iyon kahapon? Ito ay naging isang gwapong lalaki na tumutugtog ng piano. Hindi mo alam ngayon ang tao na iyon ay sikat na sa mga maiikling video. Kailangan ko siyang hanapin at nais kong mailabas ang iba. Panibi, ano ang isang gwapong maikling video na lalaki, hindi siya natutulog sa kalagitnaan ng gabi? Ano ang gagawin mo? Kung hindi mo linilinaw, maaari akong tumambay at makatulog. Sinabi ni Amelia Su, teka, ipapadala ko ito sa iyo kaagad. Hindi nagtagal, isang video ang naipadala. Matapos i-click ito ni Amelia Su. Sa likod lamang ng isang lalaki ang nakitang nakaupo sa harap ng piano, tumugtog ng maayos, ngunit wala namang naramdaman si Amelia Su. Ito ay dapat na isang hype ng tanyag na tao sa internet. Kailan ka naging hindi makatuwiran? Sinabi ni Amelia Su. Hindi. Kailangan ko siyang hanapin at pakasalan, siya ang aking kaakit-akit na prinsipe, isang maliit na engkantada tulad ko. Siya lamang ang karapat-dapat sa akin. Si Shen Lingyao ay tila nababaliw, inilipat niya pabalik-balik ang video. Tumingin sa likod ng hindi kukulangan sa 100 beses. Matulog ka na, baka may mga video ulit sa ilang araw. Ang ganitong uri ng influencer ay magiging aktibo maaga o huli. Ayaw alagaan ni Amelia Su ang lokong kasintahan na ito. Amelia, nag-aalala ako ngayon na mayroon siyang kasintahan at mas seryoso. Paano kung magpakasal ako, mawawalan ako ng pag-asa sa buhay. Bago ito sinabi ni Wang Zip, binabana ni Amelia Su ang telepono ng walang awa. Nakinig si Jer. Gehan sa pag-uusap ng dalawa ng tahimik ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kasanayan ay magiging sanhi ng isang napakalakas na tugon. Alas 6 pa upang bumangon sa takdang oras. Matapos ang dalawa ay tumakbo sa umaga. At umuwi pagkatapos ng agahan, pinadalhan ni George Han si Amelia Su sa trabaho. Bilang pinuno ng proyekto, ang workload ni Amelia Su ay mas malaki kaysa dati. Nang umalis si George Han sa isang maliit na idangki, walang malay na sumulyap si Amelia Su. Bumalik ito. Humiling si Amelia Su. Hindi ba normal na maging pamilyar? 3 taon na ang nakalilipas, paano ito hindi pamilyar? Sa tanghalian, tumawag ulit si Shen Lingyao kay Amelia Su. Ang babaeng ito ay ganap na nahuhumaling sa tanyag na tao sa internet kahapon at hindi mapigilan ang sarili. Amelia, wala na ang aking puso sa aking katawan. Maaari mo ba akong iligtas? Sinabi ni Shen Lingyao. Galit na sabi ni Amelia Su, sa palagay ko baliw ka talaga, isang tanyag na tao sa internet. Gusto mo bang maging baliw? Panibi, malaya ka na ba ngayon? Pumunta ako sa kumpanya upang hanapin ka, kailangan kita upang makatipid. Tumingin si Amelia Su sa oras at nagpahinga ng 2 oras sa tanghali. May oras pa, talagang natatakot siya na ang kanyang kapatid ay maging diablo, at sinabi, halika. Hindi nagtagal, dumating si Shen Lingyao sa tanggapan ni Amelia Su. Nagpe-play pa rin ang maikling video sa kanyang mobile phone. Hindi siya natulog buong gabi kagabi, at mukhang siya ay 10 taong gulang, na may mga madilim na bilog sa mukha na halos may hahambing sa isang pambansang kayamanan. Mahal ko, ganap na akong nahulog. Si Shen Lingyao ay nakahiga sa sofa sa lugar ng pagtanggap, mukhang ang kamatayan ay mas mahusay kaysa sa buhay. Kinuha ni Amelia Su ang telepono at papatayin na sana ang video. Si Shen Lingyao ay umupo ng alanganin at sinabi, huwag patayin, hindi ko maririnig ang tunog ng piano, kaya pakiramdam ko walang laman ang aking puso. Nang makita muli ang figure na iyon, biglang lumitaw sa isip ni Amelia Su ang figure ni George Han tulad ng magkamukha, eksaktong pareho. Ano ang tinitingnan mo, ito ang aking lalaking Diyos, kasal ka na, gusto mo bang agawin ang isang lalaki mula sa akin? Nagbantay si Shen Lingyao. Sumimangot si Amelia Su, at sinabi na hindi nakakagulat, sa palagay mo pamilyar ang figure na ito. Siyempre pamilyar ako rito. Pinanood ko ito buong gabi. Maaari ba akong maging pamilyar? Natural na sinabi ni Shen Lingyao. Hindi. Humiling si Amelia Su at sinabi, tingnan mo ang kanyang damit.
Tumingin si Shen Ling Yao sa telepono, guwapo ang mga damit, walang mali. Ano ang nangyari sa mga damit? Tanong ni Shen Ling Yao. Ito ay eksaktong kapareho ng isa na sinuot ni George kahapon. Si Amelia So ay medyo nagulat, ngunit hindi niya. Ito napansin kung hindi siya tumingin ng malapitan. Hindi lamang ang imahe sa likod, ngunit ang mga damit ay pareho. Ang taong hindi alam ang video ay si George Han. Libo, George Han. Si Shen Ling Yao ay tumingin sa mga damit. Totoo ito, ngunit hindi siya pamilyar sa likuran ni George Han, at naniniwala siyang kanya ang lalaking nasa video. Kung si George Han ito, hindi ba masisira ang panaginip? Paano ito magiging hindi siya iyon? Nagkataon lang ang mga damit. Nagatubili si Shen Ling Yao at nagpatuloy, tumutugtog ba si George Han ng piano? Kailan mo ito nakita? Panipi. Hindi yan totoo. Sinabi ni Amelia Su. Hindi yan tama. Napakagaling niyang tumugtog ng piano. Kung hindi siya nagsasanay araw-araw, maaari ba siyang magkaroon ng ganoong kahusayan? Paano ito si George Han? Panipi, totoo yan. Tumango si Amelia Su. Ang kakayahang tumugtog ng piano ay kailangang may pawn sa paglipas ng panahon. Hindi pa niya nakikita si George Han na tumutugtog ng piano sa loob ng 3 taon. Kahit na ginawa niya ito dati. Pagkatapos ng 3 taong ito, halos ito ay tuluyan ng mag-isa. Nang nag-usap ng mainit ang dalawang kasintahan, mayroon ng pamagat sa internet Little Prince Piano. Hindi mabilang na mga kababaihan ang nais na tuklasin ang kanyang pagkakakilanlan at ang internet ay naging popular sandali. At si George Han, na nakasakay sa kanyang sariling e-donkey, ay lumitaw sa Audi 4S shop. Nakilala bilang Lightfield. Ngayon kailangan kong dalhin si Amelia Su papunta at galing sa trabaho araw-araw at kung nakasakay pa rin siya sa isang maliit na asno sa kuryente, hindi mahalaga kay George Han. Ngunit hindi niya magagamot si Amelia So na patas at maganda. Ang aking damo, ngayon ang bagong kalakaran, sumakay ng isang kotse sa baterya upang makita ang Audi. Ang taong ito ay wala sa maling lugar, tama. Hindi kami nagbebenta ng mga Yadi electric car dito. Panipi, sino sa inyo ang interesadong tanggapin siya, may darating akong malaking kliyente sa paglaon. Nang palabase ni George Han ang kotse. Maraming salespeople sa tindahan ang tumawa ng tizang. Kapag pumapasok sa tindahan, walang gustong tumayo. Nag-iikot si George Han. Ang gusto niya ay isang A6. B. Ilang karagdagan sa pagpapadala kay Amelia Susa at mula sa trabaho, maaari mo rin itong magamit para sa mga pag-uusap sa negosyo sa hinaharap. Kung sa bagay, ang sinabi niya ngayon ay mula rin sa Chengsi. Pinuno ng proyekto. Ang Toyota sa bahay ay oras din upang matanggal. Siyempre, si George Han ay nakakabili din ng isang mas marangyang kotse, ngunit si Amelia So ay masyadong mataas ang profile upang ipaliwanag. At binili ang buong tindahan kahapon, ngunit mabuti na lamang at si Amelia So ay hindi nagtanong na marami, kung hindi man ay talagang hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Huminto sa harap ng isang bagong A6. At dinagtagal ay nagtungo ang isang salesperson kay George Han. Mayroon kaming entry-level A3 dito. Kung interesado ka, maipakilala ko ito sa iyo, sabi ng salesman. Kapag nagbabayad ako ng pera ngayon, kailan ko makukuha ang kotse? Diretsong tanong ni George Han. Ang tindera ay tumingin kay George Han na tulala. Akala niya ay magpapasadya lang si George Han. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang master na dumating sa pamamagitan ng pagsakay sa isang kotse sa baterya. Ikaw, nais mong bilhin ang isang ito. Ito ay isang A6. Nauutol ang tindero, hindi sigurado. Hindi ba nakasulat ito? Nakikita ko ito. Sinabi ni George Han. Kapatid, nakita mo na ang presyo. Ang tindera ay hindi pa rin naniniwala. Ang bawat customer na bibili ng kotse ay kailangang dumaan sa isang maingat na pagtatanong. At ang presyo ay pareho para sa pagsubok sa pagganap. Ngunit siya ay masyadong masaya, totoo. Ah, oo, may mga diskwento ba? Tanong ni George Han. Ito ay isang nangungunang bersyon ng hybrid na bersyon. Dahil ito ay isang bagong modelo, wala pang preferential na patakaran, sabi ng salesperson. Sige, maaari mo bang itaboy ngayon? Ang salesperson ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Anong uri ng panauhing bisita ito, hindi ba biro? Kapatid, kung kailangan mo ito ng mapilit, matutulungan kita sa mga pormalidad ngayon. Inilabas ni George Han ang kanyang card sa bangko at sinabi, sa lalong madaling panahon, pinakamahusay na matapos ito sa 4 puntos. Mayroon pa akong napakahalagang bagay. Panipi, pumunta ako sa komisaryo ng 4:30 at hinintay si Amelia So na makaalis sa trabaho. Hindi ito nabago sa loob ng 3 taon. Tumalo ng mga eyelid ng salesperson, kung hindi talaga siya nagyabang, ang order ngayon ay isang pag-aksaya ng pera, at hindi niya sasayangin ang kanyang dila. Kapag kukuha ng kontrata, tinanong siya ng iba pang mga salesman, kumusta naman, ang taong ito ay tumitingin sa A6 kaagad pagdating niya, natatakot ba siya sa presyo?
Pumunta at tanungin siya kung pupunta siya sa tindahan ng Yadi, ngunit napunta siya sa maling lugar. Mayroon kaming apat na gulong, hindi dalawang gulong. Itinaas ng tindero ang card ng bangko sa kanyang kamay at sinabi, "Manahimik ka, malaking customer ito. Sasunduin ko ang kotse ngayon. Ipaalam sa manager ang tungkol dito at makatapos ka." Panipi, ang mukha ng maraming tao ay nagbago. "Hindi ba?" Binabanggit ang kotse ngayon. "Hindi siya nagbibiro, ito ang bank card na binigay niya sa akin. Maaari ba itong isang biro?" Panipi, naglalakad patungo sa silid pampinansyal, maraming iba pang Ming. Ay gabay sa pamimili ang sumunod sa likuran na nais na makita kung anong nangyari. Ang resulta ay syempre halata. Maraming salesman na minamaliit si George Han bago biglang nakaramdam ng panghihinayang. Na parabang namiss nila ang 100 milyon. Ang ganoong isang nakaka-relax na listahan ay lumutang sa harap ng mga ito at walang umabot. Mas mababa sa alas 4 na kumpleto ang mga pamamaraan. At ang seguro ay epektibo din kagad na nangangahulugang maaari ng direktang magmaneho si George Han. Hindi kailangan ni George Han ng mga magagarang bagay tulad ng seremonya ng paghahatid. Nang siya ay umalis, tinanong niya ang salesperson, "Maaari bang maiwan pansamantala ang kotse ng baterya dito? Ngayon ay mas kagyat, sasakay ako bukas." Panipi, "Oo, baka bigyan mo ako ng isang address at masasakyan ko ito para sa iyo." Sabi ng salesman, "Hindi, pupunta ako bukas." Matapos palayasin si George Han, maraming salesman sa 4S shop ang nagkatinginan na nagpapakita ng mapait na ngiti. Kabanata 17, nagbago ng mga kotse. Matapos ay park ang sasakyan sa gilid ng kantin, naglakad si George Han sa kantin nang sinabi ng amo na may ngiti sa labi. Malapit na ang tag-init, malaki ang araw. Sinabi ni George Han, walang kamalayan ng boss na kumuha ng isang pakete ng sigarilyo na kadalasang naninigarilyo si George Han, ngunit tiningnan niya ang A6 at nalaman na hindi ito tumutugma S. Ay kasalukuyang pagkakakilanlan ni George Han at tinanong, "Dapat ba akong magpalit ng mga sigarilyo? Makatipid ng kaunti, makatipid ng pera na gas." Sinabi ni George Han, mapait na mumiti ang bow. At umiling, ang pera ng gas ng sasakyan na ito ay hindi maisave ng paninigarilyo. Kung makaipon ka ng kaunti at gumawa ng higit, hindi ka mapag-alitan. Pagkabukas ni George Han ng sigarilyo, inabot niya ang isa sa boss. Ang amo ay nagtanghal na mas magaanang sabay at ang dalawang pagkilos ay nagtulungan sa bawat isa at nagkaroon sila ng matigas na pag-unawa. Naayos ang lahat ng oras. Kung sa bagay, 3 taon na. Ang boss ay humigop ng matalim, nagluwa ng isang mahinang singsing ng usok at sinabi, "Matagal ko nang nakikita na hindi ka isang ordinaryong tao. Bakit si Jiaolong Yushol ay umakyat sa langit?" Panipi, hindi inaasahan ni George Han na masasabi ng boss ang isang maikling salita at ngumiti, "Boss, malas mo rin, kaya bakit handa kang bantayan ang komisyong ito sa buong buhay mo?" Paulit-ulit na umiling ang boss at sinabi, "Paano ako magkakaroon ng talento? Ang bawat pamilya ay may mga banal na kasulatan na mahirap bigkasin. Para ka sa isang babae, ganon din ako." Panipi, tumango si George Han ng walang imak. Matapos manigarilyo ng sigarilyo, inilipat ni George Han ang kotse sa pintuan ng kumpanya. Matapos makakuha ng trabaho, ang bagong listahan ng Audi na hindi nakalista ay nakakuha ng maraming pansin. Si George Han ay nakatayo sa tabi ng kotse at tinukoy bilang isang batang junyan. Siyempre, ito ay nasa saligan na hindi alam ng mga taong iyon ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang manugang na lalaki ng pamilya Su at maaaring ipinakita niya ang pagkasuklem noong una. George, ito. Lumabas si Amelia Su sa pintuan ng kumpanya at mukhang blanco ng mock. Kita niya si George Han at ang bagong kotse sa likuran niya. Halos tag-init na. Malaki ang araw, kaya't hindi kita laging masusundo sa isang maliit na e-donkey. Sinabi ni George Han, isang untimely na boses ang tumunog, Amelia Su. Magagawa mo ito, binago mo ang iyong sasakyan ilang araw pagkatapos mong maging taong namamahala, napakalantad mo, hindi ka natatakot na suriin ka ni Lola. Huwag gumawa ng masasamang bagay sa araw. At huwag matakot sa mga aswang na kumakatok sa pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Kung may ebidensya ka, mailalantad mo ako. Si Amelia So ay tumingin ng malamig kay Harry Su. Mula nang siya ay maging taong namamahala, si Harry So ay sanhi ng kanyang kaguluhan at lahat ng isang bagay na katang isip. Malamig na ngumiti si Harry So at sinabi, "Huwag kang mag-alala kapag mayroon akong katibayan. Pupunta ako sa lola nang hindi mo ako pinapaalala. Mas mabuting mag-ingat ka, huwag mo akong hahayaan na makahuli ng pagkakataon o kaya ay palayasin kita mula kay Su." Home, Panipi, si Amelia So ay nakaupo sa co-pilot at hindi nagabala na kausapin si Harry So. Si George Han ay hindi kailanman tumingin kay Harry So mula sa huli. Habang nagmamaneho ang kotse papunta sa bahay, biglang tinanong ni Amelia So si George Han, "Magkano ang pribadong pera mo?"
Alam ni George ha na haharapin niya ang problemang ito maaga o huli, kaya naisip niya ito at sinabi, hindi ak. Kung nagbayad ng 1 sentimo para sa perang naiipon ko noon, kaya't mayroon akong ilan. Dinaling ni Amelia So ang kanyang ulo upang tumingin kay George Han, ilan ang ilan, tama ba? Kahapon ay gumastos ng higit sa 400,000. Kasama ngayon, higit sa 1 milyon na ito. Mas mayaman ito kaysa sa kanilang pamilya. Ngunit isipin ang tungkol dito, Amelia So ay hindi nagpatuloy na magtanong. Bagaman asawa siya ni George Han. Ang dalawa ay malaya sa pananalapi sa loob ng maraming taon at hindi sila nagtanong sa bawat isa tungkol sa mga bagay na pera. Walang dahilan upang pumasok dito. Bumalik sa bahay. Alam ni Lily Jiang ang tungkol sa pagbili ng bagong kotse, kaya't hindi siya makapaghintay na ihatid si Wilson Su sa silong upang makita, ngunit napasaya nito ang matandang mag-asawa. Nakaupo sa bagong kotse. Nararamdaman kong ang aking mga pores ay bukas lahat, at pakiramdam ko ay komportable ako. Wilson, ang kotseng ito ay hindi maaaring hinimok para kay George Han, ang aking anak na babae ay sa wakas ay nagkaroon ng kabuhayan, kaya kailangan nating pumunta at tangkilikin ang swerte. Sinabi ni Lily Jiang, si Wilson So ay paulit-ulit na sumagot, oo, ngunit kailangan mong sabihin kay Amelia tungkol sa bagay na ito, kung tulad ng 1 mahusay na kotse, paano kung si George Han ay makakuha ng 1 maliit na pagat siya ay angkop para sa pagsakay sa 1 maliit na asno sa kuryente. Hindi inaasahan. Mayroon din ako ngayon na Lily Jiang, at sa susunod na bumalik ako sa aking pamilya, sa wakas ay makakabuga ako. Tuwang-tuwa na sabi ni Lily Jiang, nang umuwi ang matandang mag-asawa. Tinawag ni Lily Jiang si Amelia So na pumasok sa kanyang silid. Ma, anong problema? Tanong ni Amelia So. Ang kotseng ito, simula ngayon, magmaneho ang iyong ama. Sinabi ni Lily Jiang. Bakit? Ito ay, bago matapos ang pagsasalita ni Amelia So, hindi makapaghintay si Lily Jiang na makagambala, ano pa ang meron, mayroon kang magandang buhay ngayon, hindi mo ba hahayaan-an? Gi aming dalawang matanda na tangkilikin ang pagpapala. At kung magmaneho ka ng napakahusay na kotse papuntang George Han, hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Cherish, kung magkano ang gasto sa pag-aayos nito kung masira ito. Panipi, ma, ang kotseng ito ay si George Han. Okay lang, huwag mong sabihin. Naiinip ni Lily Jiang ang kanyang kamay ng walang pasensya at sinabing, alam kong kani. Nakalang niya binuhat pataas at pababa, ngunit hindi mo siya palaging tinititigan at hinayaan siyang magmaneho ng napakagandang kotse. Paano kung mayroon siyang hindi malinis na pag-iisip at ginagam? Itang kotseng ito upang linlanggan ang ibang mga kababaihan. Bigyan natin siya ng Toyota sa bahay. Panipi, si Amelia So ay walang imak sandali, ngunit binili ni George Han ang kotseng ito at walang kinalaman sa kanya. Paano mo masasabi na agawin mo ito? Siya nga pala, pinalitan mo ang kotse sa loob ng 1 araw na naging tagapamahala. Susuriin ka ba ng lola mo? Kapag nagsagawa ka ng pagsingil, dapat kang mag-ingat. Ipinaalala ni Lily Jiang sa iba pang mga kamag-anak ng pamilyang Su kung bakit ang mabuhay ng mas mahusay kaysa sa kanila ay dahil sa mataas na posisyon sa kumpanya at maraming pagkakataon na mangisda ng langis at tubig. Kaya't ipinagkaloob ito ni Lily Jiang na binayaran ni Amelia So ang bagong kotse sa kumpanya. Bumaantong hininga si Amelia So. Alam niya ang karakter ni Lily Jiang. At hindi niya talaga ito maipaliwanag. Kahit na sinabi niyang binili ito ni George Han, hindi ito papaniwalaan ni Lily Jiang. Lalabas muna ako. Kailangang ipaliwanag ito ni Amelia So kay George Han. Nang siya ay dumating sa kusina, nakatingin kay George Han na may kasanayan sa pagluluto, humingi ng paumanhin si Amelia So, humihingi ako ng paumanhin. Lumingon si George Han upang tumingin kay Amelia So na naguguluhan. At tinanong, ano ang problema, nang walang kadahilanan, bakit ako magsisisi? Naisip ng aking ina na may pera akong pambili ng kotse sa kumpanya, at ihahatid niya ang kotse sa aking ama ngayon. Naramdaman din ni Amelia So na si Lily Jiang ay medyo sobra, ngunit si Lily Jiang ang kanyang ina pagkatapos ng lahat, at pinapayagan lamang niya ang mga matatanda na maging sadya. Nagtataka pa rin ako kung bakit okay lang. Walang pakialam na sinabi ni George Han. May isip ka ba talaga? Ito ang kotse na binayaran mo. Sinabi ni Amelia So, mga magulang ko rin sila. Igalang ko sila, syempre. Panipi, nang marinig ito ni Amelia So, ang kanyang puso ay lalong naging kawalan ng katarungan para kay George Han. Siya ay naagrabyado sa bahay sa nagdaang 3 taon, ngunit wala naman siyang reklamo. Sa halip, napakabait niya sa mga magulang. Halos hapunan na. Kung okay ka lang, tulungan akong kumuha ng mga mangkok at chopstick. Sinabi ni George Han. Si Amelia So Li Shu ay tumulong sa gawain. Hindi alam ng matandang mag-asawa nang bumaba sila upang pag-aralan muli ang bagong kotse. Sina Amelia So at George Han lamang ang nasa hapagkainan. Alam mo ba kung paano tumugtog ng piano?
Tinanong ni Amelia So si George Han, bagaman sa palagay niya imposible ito, ngunit ang likuran ay magkatulad, naramdaman ni Amelia So na kinakailangan na magtanong ng malinaw. Tama ka ba? Nakangiting sabi ni George Han. Kahapon, hindi talaga ikaw yon. Si Amelia So ay tumingin kay George Han na kaay na hinala. Kahapon, hindi mo akalain na ang tanyag na tao sa internet sa bibig ni Shen Ling Yao ay ako. Sinabi ni George Han, mukhang hindi talaga ikaw yon. Naramdaman ni Amelia So na medyo nawala sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit niya inaasahan na ang tao ay si George Han kahapon. Marahil ang bawat babae ay may pangarap ng isang prinsesa. Inaasahan din niya na mayroon siyang pangarap na prinsesa. Ang makaakit na prinsipe. Matapos kumain, and anood sandali ang dalawa sa sofa at bumalik sa silid sa oras ng alas 9:30. Kinabukasan, hinitid ni George Han si Amelia So upang magtrabaho sa Toyota. Ang may-ari ng komisaryo ay nagmamasid mula sa malayo. Na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi ba ito bumili lamang ng bagong kotse kahapon? Bakit mo muling hinimok ang lumang kotse ngayon? Matapos ipadala si Amelia So, hinitid ni George Han ang Toyota sa isang gamit na car dealer, nagbenta ng libu-libong dolyar at pagkatapos ay sumakay ng taxi sa Audi 4S shop. Kahapon ay bumangon ang salesperson upang batiin kagad si George Han matapos makita si George Han. Pinag-usapan lang nila ang paksang ito. Maraming tao ang nagakala na hindi pupunta si George Han upang sumakay ng bisikleta, ngunit hindi niya inaasahan na darating talaga siya. Si Kuya Han, maaga pa dumating. Mayroon bang mayroon ng mga kotse para sa A6? Tanong ni George Han. Tuwang-tuwa ang salesperson at tinanong, gayon din, mayroon bang mga kaibigan si Brother Han na nais bumili ng kotse? Pagkatapos bigyan mo ako ng isa pa. Sinabi ni George Han. Isa pa. Naguluhan ang salesperson. Hindi ko lang binili kahapon. Bakit ko ulit ginasto ngayon? Bagaman ang kotse ay isang natupok na item, hindi ito matupok sa isang araw at nawala ang mga gulong. Brother Han, gusto mo ba ng isa pa? Hindi makapaniwalang tanong ng tindero. Kaya, ang kotse na iyon ay naibigay kahapon. Ang salesperson ay tumingin kay George Han, daan-daang libong mga kotse sa pagkabigla, at sinabi na ibibigay niya ito. Masyadong mayabang ito. Hindi niya maisip kung anong uri ng tao si George Han. Paano hindi masabi ang isang mayaman at malupit? Nang malaman ng ibang mga salesler na binigay ni George Han ang kanyang kotse kahapon at nang gusto niya ng isa pa ngayon. Laking gulat nila na malambot sila sa labas at malambot sa loob. Pinagsisihan nila ito. Kung handa silang bumangon upang tanggapin si George Han kahapon, hindi nila para sa pagkawala ng mga malalaking customer. Ngayon ang selos ay walang silbi, masisisi ko lang ang aking sarili sa wala akong anumang kapalaran. Ano ang ibig sabihin ng walang kapalaran? Aral ito sa hinaharap, darating ang mga panauhin. Ngunit hindi mo dapat maliitin ang tingin sa mga tao. Ang Han kapatid na ito ay hindi masyadong mahusay, ngunit ang mga tao ay maaaring magbigay ng A6 casual. Mayaman ito. Panipi. Hoy, si Kuya Han ay masyadong mababangki. At hindi namin kami sinisisi para sa hindi papansin. Ito ay isa pang oras upang magbayad para sa kotse. Ang parehong mga hakbang ay kinuha kahapon at ngayon ko itong ginawa muli. Ngunit sa harap ni George Han, mayroon pa rin isang napakaseryosong problema. Iyon ang kotse na ito, kung paano ipaliwanag kay Amelia So. Sa 3 araw, gumastos ito ng higit sa 1,000,000 yuan. Upang sabihin na mayroon lamang siyang kaunting pribadong pera, hindi naniniwala si George Han sa ganitong kalokohan. Bago umalis, ang maliit na e-donkey ay nanatili sa 4S shop. Kinahapunan, nagpunta din muna sa kantin si George Han. Nang makita ng boss ang bagong kotse ni George Han, dahil hindi siya nakakuha ng lisensya, hindi niya alam na nagbago siya ng isa pa, kaya't nawala ang duda sa umaga. Gayunpaman, ang George Han ngayon ay malinaw na naiiba, at siya ay labis na kinakabahan. Ano ang nangyayari? Sobrang kinakabahan ako ngayon. Naghanda ka ba ng ilang mga sorpresa para sa iyong asawa? Tanong ng boss. Kabanata 18. Narinig ang sinabi ng boss, napahiya si George Han. Walang sorpresa, ngunit nagkaroon ng problema. Kung paano ipaliwanag kay Amelia So ng malinaw ay isang malaking problema. Boss, may karanasan ka bang magtago ng pribadong pera? Kung ito ay natuklasan, paano ito ipaliwanag? Tanong ni George Han sa boss. Tawa ng tawa ang boss at sinabi, tinanong mo ang tamang tao. Ang pagtatago ng pribadong pera ay isang kasanayan. Wala akong karanasan sa lugar na ito. Panipi, diretsong iginulat ni George Han ang kanyang mga mata, ngunit dahil sa seryoso siyang nakikinig. Hindi niya inaasahan na nakikipaglaro lang sa kanya ang boss. Nagpakita rin ang boss ng isang mahirap na ekspresyon sa kanyang mukha, at nagpatuloy, ano ang ginagawa nating mga kalalakihan para kumita? Ginugugol namin ito para sa mga asawa.
Paano natin magagawa ang isang mapanghimagsik na bagay tulad ng pagtatago ng pribadong pera? Tulad ko, wala akong iniisip na katulad nito. Panipi, sa kabutihang palad. Habang buhay ako nagsusumikap, hindi ba para lamang sa mga kababaihan na maging masaya? Sa mga sinaunang panahon, si Haring Joyo ay tumawa bilang isang papuri at ang Bican ay naglaro kasama ng mga Panginoon. Pinangunahan ni Wu Sangui ang mga sundalo ng Qing papasok sa Chen Yuan Yuan at iniwan ang sigaw ng anim na Panginoon ng hukbo at ang korona. Galit ako sa pulang mukha. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay nalungkot sa kagandahan, ngunit lahat tayo ay magagaling na bayani. Panipi, huminga ng malalim si George Han at sinabi, talagang wala ka sa iyong kaharian. Walang galang at walang galang. Ngumiti ang amo at pinahid ng awkward ang mukha. Nang oras na't nagmaneho si George Han sa pintuan ng kumpanya. Iniwan ni Amelia So ang kumpanya at nakita muli si Audi na may isang sorpresa. Ikaw, bakit mo binalik ang kotse? Hindi makapaniwalang tanong ni Amelia So. Alam niya ang init ng ulo ni Lily Jiang. Determinado siyang palitan ang kotse. 10 baka ang hindi maibalik. At si George Han ay nasa Lily Jiang. Napakababa ng kanyang katayuan sa kanyang isipan. Paano niya ito nagawa? Mayroong mga himala sa mundo, ngunit ang mga ganiton. Himala ay hindi maaaring mangyari kay Lily Jiang. Mag-usap tayo sa sasakyan, sinabi ni George Han. Parang nangangarap si Amelia So. Bigla ba nalaman ito ng kanyang ina at sinimulang pahalagahan si George Han? Ano ang nangyayari? Ipaalam sa akin. Matapos sumakay sa kotse, hindi makapaghintay si Amelia So na magtanong kung talagang binago ni Lily Jiang ang kanyang ugali kay George Han, napakasaya niya. Ahem, lumines ang lalamunan ni George Han at sinabing, naniniwala ka ba sa swerte? Swerte, hindi kakayanin ng swerte ang aking ina. Sinabi ni Amelia So, bumili ako ng kotse kahapon. At mayroong isang loterya sa 4S shop. Nagkataon akong naging maswerteng nanalo. Bumili ng isa at makakuha ng libre. Seryosong sabi ni George Han. Si Amelia So ay unang tumingin kay George Han na may pagtataka. At pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, tiningnan niya si George Han na may paghanga at sinabi, napakagulat mo, nanalo ka ng premyo, bumili ng one get one free. Si George Han ay nagdamdam ng pagkakasala, may malamig na pawis sa noo, nakatitig ng diretso at sinasabing, totoo ito. Ikiling ni Amelia So ang kanyang mga puting hita na puti saka. Niyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabi, sa kasong ito, kukuha rin ako ng premyo. Si George Han ay biglang tumingin ng mapait at sinabing, mabuti na huwag na lang. Tapos na ang mga aktibidad. Panipi, George Han, tinatrato mo ba ako bilang isang tanga? Maaari ba akong maniwala sa ganitong kalokohan? Tumakbo agad si Amelia So, nanginginig ang dibdib ng galit at matindi ang pagtaas at pababa. Si George Han mismo ang nakakaalam na ang kadahilan ng ito ay kitawe-tawa, ngunit talagang hindi siya nakakaisip ng iba pang mga paraan upang maakit siya. Ang natitirang fluke ay nawasak at maaari. Lamang niyang aminin, bumili ako ng isa pa. Mayaman talaga. Si Amelia So ay nagpout, naging mas at mas maraming pag-usi sa tungkol sa kung magkano ang pribadong pera ng taong ito, ngunit sinabi pa rin niya sa kanyang sarili. Ang pag-usi sa ay naging kuryosidad, ang kanyang kayamanan ay ang kanyang negosyo, ano ang kaugnayan nito sa sarili. Nang umuwi ako, hindi ko sinabi kay Lily Jiang at Wei Elsen So tungkol sa pagbili muli ng kotse, sa takot na takutin sila. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Amelia So sa silid at nagsimulang makipag-usap sa telepono kasama si Shen Lingyao. Ang paksa IT. Angkol sa maliit na prinsipe ng piano na sikat sa internet. Nahiga si George Han sa sahig at tahimik na nakinig. Lihim din niyang sinuri ang internet gamit ang kanyang mobile phone. Ang pangamoy ni George Han ay talagang hindi maliit. Isang malaking bilang ng mga tagahanga ang sumigaw upang maghukay ng maliit na prinsipe ng piano, kahit na ang tao ay tumawag sa kanyang asawa na pinapagsalita si George Han ng ilang sandali. Umaga kinaumagahan, pagkatapos ng pagtakbo sa umaga, ipinadala ni George Han si Amelia So upang magtrabaho tulad ng dati, at pagkatapos ay nagtungo sa Mingzo Building. Na tinatawag ding Flying Saucer Building ng mga lokal. Ang bubong ng gusali ay hugis tulad ng isang higanteng disk. Ang hugis ay kahawig din ng isang kabutid na kabilang sa mga iconic na gusali ng Cloud City. Ang disk sa itaas na palapag ay ang Crystal Restaurant, ang pinakatanyag na kanlurang restaurant sa Cloud City. Kung nais mong kumain sa Crystal Restaurant, dapat kang gumawa ng tipanan kahit isang linggo ng mas maaga. Napapaligiran ng restaurant ang mga bintana na hanggang sahig kung saan matatanaw ang buong lungsod ng ulap at ang baso sa paanan ay gawa rin sa espesyal na teknolohiya. Na maaaring magpalabas ng iba't ibang mga kapaligiran. Kapag kumakain, mayroon ding mga taong matapang nahahayaan ng restaurant na alisin ang lahat ng mga espesyal na epekto at intuitively na maki.
Tay 100 metro sa ibaba ng paana ng kailaliman, na suspending kainan. Nang dumating si George Han sa restaurant, tinanong niya ang front desk upang maghanap ng isang manager. Ang tagapamahala ay why isang nasa edad na lalaki na nasa edad na 40 taon. Hindi tulad ng mga ordinaryong tao, napaka-agile niya at nagsusuot ng formal na demanda tulad ng isang marangal na kasambahay. Sir, ano ang kailangan mo? Tinanong ng manager si George Han. Sa 22 ng buwan na ito, nais kong sakupin ang buong restaurant. Ang pera ay hindi isang problema. Sinabi ni George Han, ang buong restaurant ay kinentrata. At minsan lang ito nangyari. 2 taon na ang nakalilipas, isang mayamang lalaki ang pumili sa magpakasal sa kanya sa Crystal Restaurant. Sa oras na iyon, ito ay sanhi ng isang malaking pang-amoy. Hindi ko alam kung gaano karaming mga kababaihan ang naiinggit ako at ang pangyayaring ito ay naiugnay din kay George Han. Ang mga bagay sa pamilya So ay nasa matalim na kaibahan at maraming mga tao ang naghambing sa 2 bagay na ito. Walang problema, kailangan ko ba ng anumang mga espesyal na pag-aayos? Masayang pumayag ang manager. Bukas ang restaurant upang kumita. Daw, il sinabi niya na ang pera ay hindi isang problema, ang iba pang mga aspeto ay natural na hindi isang problema. Maaari mo ba akong bigyan ng piano sa gitna ng restaurant? Tanong ni George Han. Walang problema. Ano man ang mga pangangailangan, hanggat sapat ang pera, susubukan namin ang aming makakaya upang matulungan ka. Sinabi ng manager. Matapos manatili upang talakayin ang ilang mga detalye, umalis si George Han pagkatapos magbayad ng deposito. Ang waiter sa restaurant ay hindi maiwasang isipin ang nakagaganyak na bagay tungkol sa Basin City 2 taon na ang nakalilipas at ang ilan sa mga maliliit na batang babae ay nagpakita ng mga idiotic na ekspresyon. Nais ko sana makilala rin ang isang mayaman. Kung kaya niyang kunin ang buong restaurant upang ipakita sa akin ang kanyang pagmamahal, napakasaya nito. Panipi, hoy! Hindi ko alam kung aling babae ang napakasaya, ngunit kung gaano karaming mga tao ang maiinggit sa oras na ito. Magtrabaho kayo, mangarap lang ng ganitong uri ng bagay. Masungit na sinabi ng manager nang makita niya ang waiter na gumawa ng isang idiot. Tumakbo ang foreman sa manager at tinanong, manager, sinong mayamang batang master ito? Humiling ang manager at sinabi, hindi ko alam. Tinignan ko ang mukha, ngunit ang deposito na 100,000 ang nabayaran, kaya dapat walang problema. Mula noong 21, hindi kami makakatanggap ng mga panauhin. At tutulungan siyang may set up ang eksena. Hindi ito dapat magkamali. Panipi, tumango ulit ang foreman. Ang katotohanan na may nagbook sa restaurant ay mabilis na naipalabas ng waiter na sanhi ng maraming alon sa Cloud City. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na ng sensasyon 2 taon na ang nakakalipas at sa oras na ito ay hindi maiwasang maingit muli ang hindi mabilang na kababaihan. Kumpanya ni Su, sa panahon ng tanghalian, nagpunta ulit si Shen Ling Yao sa kumpanya upang sabihin sa kanyang puso. Matapos lumitaw ang maliit na prinsipe ng piano, hindi niya alam kung paano kumain at hindi makatulog sa gabi. At ang buong tao ay nagbago. Si Amelia So ay matagal nang kinukumbinsi ang kinahuhumalingan ni Shen Ling Yao, ngunit si Shen Ling Yao ay tulad ng isang matigas na asno, hindi ito mababawi. Amelia, maraming mga kakompetensya sa palasyong ito, ano ang dapat kong gawin kung hindi ko maitugma ang mga coquettish na kalakal na iyon? Si Shen Ling Yao ay malungkot na tumingin kay Amelia So. Si Amelia So ay tumingin kay Shen Ling Yao at sinabi, paano ka matatalo sa kanila sa iyong figure at hitsura? Ito ang maliit na prinsipe ng piano. Nakita mo lang ang likuran, kaya't hindi ka nata. Takot na siya ay isang pangit na halimaw. Panipi, si Shen Ling Yao ay nakahawak sa kanyang dibdib sa magkabilang kamay at gumagawa ng mga kilos. Narinig ang mga salita ni Amelia So, bigla siyang mukhang mab. Anges at nagbanta, maaari kong babalaan sa iyo na si Prince Charming sa palasyong ito ay hindi tumatanggap ng anumang paninirang puri. Kasama kita, Panipi, paano ako? Nakangiting tanong ni Amelia So. Si Shen Ling Yao ay napangisin ng ngipin at masungit na sinabi, puputulin ko sa iyo si Jin Lan at sisirain ang aking pag-ibig. Mawawala mo ako ng tuluyan sa hinaharap. Panipi, si Amelia So ay walang imak sandali. At sinabi, paano ko maririnig ang mga salitang ito na pamilyar sa akin, na para bang may nagsabi sa akin noong nasa paaralan ako, ngunit kalaunan, hindi ko hinawakan ang aking binti at umiyak. At sinabing ako ay bulag at nagustuhan ng isang scumbag. Panipi, gupitan. Napaikot ang labi ni Shen Ling Yao at sinabing, paano siya may kukumpara sa maliit na prinsipe ng piano, ngayon nakikipag-ugnay pa rin sa akin ang taong ito. Umiiyak na may panghihinayang, hindi ko rin ininda na tumingin sa kanya. Sa panahon ng pag-aaral, si Shen Ling Yao ay nasa edad lamang. Sinabi niya na ang 18 na batang babae ay nagbago. Talagang nagbago siya mula sa isang pangit na pato sa isang sisni.
Ang mga batang lalaki na hindi nagkagusto sa kanya noon ay magpapakita ng kanyang pagmamahal tuwing magkikita ang mga kaklase. At nais nilang yumuko sa ilalim ng kanyang palda ng granada. Pinapayuhan ko kayo, huwag maglagay ng labis na pagmamahal. Backview lang siya sa iyo. Wala kang alam tungkol sa hitsura, karakter at background ng pamilya. May kasabihan akong mas malaki ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo, hindi mo ba alam? Paalala ni Amelia Su, yumuko si Shen Lingyao. Naisip niya mismo ang tungkol sa mga problemang ito. Ngunit hindi niya mapigilan ang alindog ng maliit na prinsipe ng piano. Sa tuwing nakikita niya ang video, lahat ng kanyang pag-aalala ay nawala. Hindi mahalaga, hanggat hindi pa siya nag-aasawa. At hindi ako tumitama sa timog na pader o tumingin sa likod, ang aking buhay ay laging mabaliw minsan. Sinabi ni Shen Lingyao, sa oras na ito, biglang dumating si Suyihan sa opisina. Na may hawak na isang salansan ng mga dokumento sa kanyang kamay. Ang mga dokumentong ito ay kailangang pirmahan mo. Sinabi ni Suyihan na may hindi ka nais-nais na mukha. Mula nang maging pinuno ng proyekto si Amelia Su, siya ay naging mga nasasakupan ni Amelia Su na labis na hindi kumbinsido. Sa anumang kaso, siya ang pinaka-umaasa na magpakasal sa pamilyahan. Ang taong talagang nagtrabaho para kay Amelia Su. Nga pala, narinig mo bang may nag-book ulit sa Crystal Restaurant? Sabi ni Suyihan, Crystal Restaurant. Nagulat si Shen Lingyao nang marinig niya ito. At tinanong, ito ba ang Crystal na restaurant sa gusali ng UFO? Mayroon bang iba pang mga Crystal na restaurant sa Basin City? Hindi ko alam kung aling mayaman at sulat kamay ang batang anak. Matapos nito, sumulyap si Suyihan kay Amelia Su na may isang pangungutya na mukha at nagpatuloy na aalala ko, ikaw din ang ika-22. Kasal, lahat sila ay tao, bakit napakalaki ng agwat? Panibi, Kabanata 19. Nakita ang panunuya ni Suyihan na tinatakpan ang kanyang bibig at chuckles, hindi lumaban si Shen Lingyao. Kumusta naman ang ika-22, ano ang maaari nitong katawinin sa parehong araw? Sinabi ni Shen Lingyao, sadyang ginamit ni Suyihan ang bagay na ito upang bugain si Amelia Su. Ngayon na kinuha ni Shen Lingyao ang pag-uusap, tiyak na hindi niya bibitawan ang pagkakataong magpatuloy na manunuya kay Amelia Su. Wala itong ibig sabihin, puwang lang. Kung sa bagay, nangyari ito sa parehong araw. Kahit na wala akong sinabi, hindi ko mapipigilan ang mga tagalabas na alalahanin ang ika-22 ng 3 taon na ang nakakaraan. Sabi ni Suyihan, maraming mga bagay na nangyari sa parehong araw, kaya't masigasig mo lamang itong mapanood. May kinalaman ba ito sa iyo? Sagot ni Shen Lingyao, malamig na mumuso si Suyihan at sinabing, hindi mahalaga sa akin, kaya ano? Hindi bababa sa wala akong nasasayang na tao, at ang taong pakakasalan ko sa hinaharap, hindi mo maisip kung gaano kay amen ang kanyang pamilya. Panibi, narinig ni Shen Lingyao na binanggit ni Amelia Su na ang pera ng Genio ay isang nakamamanghang regalo sa pagpapakasal at ang background ng pamilya ng kabilang partido ay dapat na malaki. At si Suyihan talaga ang pinaka-promising tao. Hindi mo ba narinig ang mayaman at malalim na tulad ng dagat maghintay na maging isang babaeng malalim? Sinabi ni Shen Lingyao, si S. Yuyihan ay walang pakialam sa mga salitang ito at sinabi ng matagumpay, kahit na ang isang malalim na boudoir ay galit sa isang babae, mas gugustuhin kong maging isang may galit na babae sa isang bahay na puno ng mga tanyag na tatak kaysa pakasalan ng isang lalaki na alagad na nais upang kumain ng malambot na pagkain. Panibi, hindi na talaga nakinig si Amelia Su at malamig na sinabi, Suyihan, wala nang iba, maaari kang lumabas. Sa ika-22, ito ay isang magandang araw, ngunit para sa ilang mga tao, ito ay isang trahedya. Naglakad si Suyihan habang hawak ang dokumento, puno ng panunuya. Pagkaalis ni Suyihan, tumingin si Shen Lingyao kay Amelia Su na may pangit na mukha at inalo siya, Amelia, huwag makinig sa kalokohan ng ball na ito, ang uri ng babaeng ito ay masamang bibig lang. Mapait na ngumiti si Amelia Su. At sinabi, noong ika-22 ng 3 taon na ang nakalilipas, talagang desperado ako, tama siya. Ngunit ngayon, gusto ko nang magmaneho. Panibi, hindi ko alam kung aling bastard ito. Kailangan kong piliin ito sa ika-22. Hindi ba ito sadya na nakatoon sa iyo? Galit na tumingin si Shen Lingyao. Ang nasabing isang sensitibong oras ay hindi maiwasang maging sanhi ng il. Ang mga babaeng may dila sa Basin City upang simulang talakayin si Amelia Su. Pagdating ng oras, ikukumpara muli ang kasal. Ito ang pag-aayos ng isang tao. Sa ika-22, hindi ito sa akin. Paano masasabi na sadya itong na-target sa akin? Mapait na ngumiti si Amelia Su. Napalingon ng masigla ng kanyang kapatid. Nagsalita lang si Shen Lingyao na galit. Alam niya na ang bagay na ito ay hindi talaga ididirekta kay Amelia Su. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakikipagchismisan si Amelia Su tungkol dito ay hindi maiiwasan.
Kalimutan mo ito, 3 taon na rin, ang iyong puso ay dapat na maging malakas. Kahit na may isang taong sadyang nagbanggit ng isang bagay 3 taon na ang nakakaraan, huwag mong alintana. Sinabi ni Shen Lingyao. Tumanggo si Amelia So at sinabing, huwag mag-alala, kaya ko ang anumang dago. At ngayon ang buhay ay napakabuti para sa akin. Sa pagtatapos ng araw, mayroong isang pulang Ferrari na nakaparada sa tabi ng Audi ni George Han. At ang lalaking nakatayo sa tabi ni Ferrari. Kahit na hindi kasing ganda ng 3,000 sa mga tuntunin ng haba, ngunit sa isang lipunan kung saan ang pera ang panuntunan, ang isang Ferrari ay higit sa anumang kagandahang hitsura. Kapatid, narito ka ba upang kunin ang kasintahan mula sa pagbaba sa trabaho? Tanong ng lalaki kay George Han. Asawa, sinabi ni George Han. Kilala niya ang lalaking ito. Sa loob ng 3 taong ito, tahimik niyang pinanood si Amelia So na bumaba sa trabaho. Madalas din siyang lumitaw at ang hinihintay niya ay si Amelia So. Ang pangalan ng lalaki ay si Yang Pang at gusto niya ng matagal si Amelia So. Kahit na matapos mag-asawa si Amelia So, hindi siya sumuko dahil alam niyang si Amelia So ay ikinasal sa isang maaksaya na manugang. Minsan sinabi niya kay Amelia So na hanggat handa si Amelia So na hiwalayan. Maaari niyang alisin ang lahat ng mga hadlang. Ang pagpapakasal kay Amelia So, binigyan si Amelia So ng isang kagilahil alas na kasal sa lungsod. Oo, ikinasal ako sa isang murang edad. Hindi ako napakaswerte. Ang babaeng gusto ko, nag-asawa ng basurahan, ngunit alam ko na hindi niya hinayaan ang basurahan na mag-ugnay sa nagdaang 3 taon, kaya't hanggat gusto niya, palagi ko siyang mapapangasawa. Sinabi ni Yang Pang, tinaasan ng kilay ni George Han, at wala nang sinabi. Nang lumitaw si Amelia So pagkatapos bumaba sa trabaho, hindi makapaghintay si Yang Pang na maglakad papunta sa tabi ni Amelia So. Maligayang pagdating sa Tagaraw, nag-book ako ng isang restaurant, hayaan mo akong makasama sa hapunan. Sinabi ni Yang Pang, si Amelia So ay walang anuma ng magagandang damdamin para kay Yang Pang. Mabuti para sa Yang Pang na magustuhan siya, ngunit ito ay isang hindi maabot na kaguluhan lamang. Kilalang playboy si Yang Pang. Ang pagsasama ay tulad lamang ng pagpapalit ng damit. Yang Pang, hindi ko ba naipaliwanag ng malinaw sa iyo, kasal na ako. Sinabi ni Amelia So, mahinang ngumiti si Yang Pang at sinabi, ang basurahan na iyon, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka? At hindi mo siya hinayaan na hawakan ito sa loob ng 3 taon at walang pakiramdam sa pagitan ninyong dalawa, kaya bakit pinahiya mo ang iyong sarili? Alam kong nat, atakot ka na hindi sisang-ayon ang matandang ginang ng pamilya So, ngunit maaari kang makatiyak, maaari kong ay panggako sa iyo na hanggat sumasang-ayon ka, makukumbensi ko ang matandang ginang. Sinabi ni Yang Pang, paumanhin, ang aking asawa ay dumating upang kunin ako. Tapos na magsalita ng malamig si Amelia So at naglakad papunta kay George Han. Si Yang Pang ay natigilan sandali. Ang taong nakikipag-usap sa kanya ngayon lang ay naging basura na asawa ni Amelia So. Kapatid, hindi ko inaasahan na ikaw ang basurahan sa alamat. Talagang hindi ito sikat tulad ng pagpupulong. Ninis siya ni Yang Pang at tumingin kay George Han. Sinabi ni George Han sa isang patag na tono, hindi kita binaygo. Ninis siya ni Yang Pang, naging basurahan iyon, at napalunok lamang niya ang kanyang galit nang siya ay mapag-alitan ng kanyang ilong. Maaari kong bigyan si Amelia So ng isang mas mahusay na buhay, kung ano ang maaari mong ibigay sa kanya, ang kakilala ay mawawala ng mag-isa, kung bakit abala siyang antalahin. Sinabi ni Yang Pang, oh, ano ang maibibigay mo sa kanya? Nagtataka na tanong ni George Han. Si Yang Pang ay sumulyap kay Ferrari ng matagumpay at sinabi, mayroon ka bang ganitong klaseng sports car? Mayroon akong 3 sa aking garahe. Maaari ko ring takpan ang buong kristal na restaurant para sa kanya. Kaya mo ba, panipi? Habang pumutok ang balita ngayon, inilabas ni Yang Pang ang bagay at biniro si George Han. Siyempre, sa lakas ng ekonomiya ni Yang Pang, magagawa niya ito. 3,000, huwag ka nang magsalita ng kalokohan sa kanya, umuwi ka na. Si Amelia So, ang kasamang piloto ay hinimok. Narinig mo na ba't uuwi na tayo? Ngumiti ng bahagya si George Han. Pinapanood ang paglalakad ni Audi palayo, nagalit si Yang Pang na ang mga salita ni George Han ay isang seryosong pinsala sa kanya. Mga basurang bagay, makukuha ko si Amelia So maaga o huli, kahit na hindi ko makuha ang kanyang puso, magkakaroon ako ng kanyang katawan, basurahan kang naghihintay sa aking pagsubo sa iyo. Nagnisi ang ngipin ni Yang Pang. Bumalik sa bahay, ang mga ekspresyon ni na Wilson So at Lily Jiang ay hindi maganda. Nalaman din nila ang tungkol sa Crystal Restaurant. Ang sensitibong punto ng oras na ito ay masyadong hindi magiliw kay Amelia So. Ang mga biro 3 taon na ang nakalilipas ay malinaw na mababanggit muli. Ngunit sa harap ni Amelia So, ang dalawang matanda ay hindi binanggit ang bagay na ito.
Hindi nila nais na alisan ang takip ang mga galos ni Amelia Sue, ngunit tumingin sa mga mata ni George Han na mas nasiyahan. Pagkatapos kumain, tinawag ni Wilson Sue si George Han at sinabi na mamamasyal siya. George Han, 22 ng 3 taon na ang nakakaraan, naaalala mo. Hindi nasisiyahan na sinabi ni Wilson Sue. Tumanggaw si George Han at sinabing, sa araw na ikinasal ako kay Amelia. Malamig na humilik si Wilson Sue at sinabing, alam mo pa rin na sa nakakahiyang araw na ito, nawala ang mukha ng aming pamilya sa araw na iyon. Si George Han ay natiling tahimik at naghintay para sa mga susunod. Ang Crystal na restaurant ay nakabalot sa 22 at may kalahating buwan pa ang layo. Ang kahihiyan ng aming pamilya so ay tiyak na madadalo muli. Ayokong malungkot si Amelia. Nahanap mo ang isang dahilan upang ilabas siya upang maglaro. Upang maglaro, iwan mo lang ang Basin City. Sinabi ni Wilson Sue. Huminga ng malalim si George Han at sinabi. Si Amelia ang namamahala ngayon sa proyekto ng Chengsi at marami siyang trabaho araw-araw. Kahit na maglakbay siya, hindi ito magandang panahon. Panipi, naglalakbay, pinasyal kita. Ayoko lang harapin ang pangyayaring ito sa Amelia. Maaari kang maging walang silbi at lunukan. Bakit dapat magdusa ang aking anak na babae kasama mo? Sinabi ni Wilson Sue, mas galit at emosyonal ang pagkuhanang higit na mas nasa sabik. Ang ama ng pamilya Sue ay pumanaw ilang sandali matapos na ikasal si Amelia Sue. Marami siyang reklamo kung bakit hindi niya maiiwan ang isang mabuting bagay sa kanilang pamilya bago pa man siya namatay. Ngunit dumating ang gayong sakuna. Alam kong ikaw ay para sa ikabubuti ng tag-init ngunit mangyaring maniwala na hindi ko hahayaang mabubuli siya ng sinuman. Gaanong sabi ni George Han? Bahay! Kinuha ni Lily Jiang ang kamay ni Amelia So at sinabi na may isang namimagating ekspresyon, lahat ako ay matigas ang ulo. Busy ako sa oras na ito. Panipi! Ngumiti si Amelia So at sinabing, napakaabala nito. Ngunit napakakasiya siya, at kailangan kong magsikap, hindi upang hayaan ang mga kamag-anak na magmura sa iyo. Hinawakan ni Lily Jiang ang ulo ni Amelia So at sinabing, mabuti akong anak na babae. Ngunit hindi ko mapahirapan ang aking sarili, o ang aking ina ay makaramdam ng pagkabalisa. Kaya, paano ang paglabas upang maglaro at magpahinga sa loob ng ilang araw? Nang marinig ito ni Amelia Sue, nahulaan niya ang nais gawin ni Lily Jiang, at ngumiti, ma, ayaw mo akong lumabas upang maglaro noong 22. Alam ni Lily Jiang na si Amelia Sue Bingzo ay matalino. Dahil nasalita na niya ang lahat. Tumigil siya sa pagtatago at sinabi, ayaw lang ni nanay na marinig mo ang mga chismis ng mga tao at hindi mo na iniiwan ang lungsod ng Basin sa loob ng maraming taon. Ngayon, oras na upang lumabas at makilala ang mundo. Panipi, nay, maraming bagay sa kumpanya ang naghihintay para makitungo ako. At huwag mag-alala, wala akong pakialam kung may magsalita tungkol sa akin, hindi nila ako masasaktan. Sinabi ni Amelia Sue na walang pakialam, ang bagay na ito ay karapat-dapat sa maraming mga kababaihan na inggit ngunit hindi niya gagawin. Matapos maging pinuno ng proyekto, maaaring asahan ang hinaharap. Hanggat nagsusumikap siya, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Tungkol kay George Han, alam ni Amelia Sue na nagbabago siya para sa kanyang sarili, at marahil isang araw sa hinaharap. Hindi na siya magiging sayang sa mga taong iyon na ginawang puno ng mga inaasahan ni Amelia Sue para sa hinaharap. Bukod dito, kung aalis ako sa isang kritikal na oras pa. No, kung mas gusto ko si Harry Sue para sa aking posisyon. Nagpatuloy si Amelia Sue. Bumaantong hininga si Lily Jiang at wala nang sinabi. Kabanata 20. Pagkalipas ng 10 araw, ang mga bagay sa Crystal Restaurant ay naging mas matindi. Dahil ang taong nagbook ng restaurant ay hindi nahantad, hindi mabilang na mga tao ang lubos na nagtataka tungkol sa bagay na ito, at nahulaan pa ang maraming mga lokal na mayamang lalaki sa Basin City. Matapos isa-isang matanggal ang mga mayamang prinsipe ng Alingaungaw, ang bagay na ito ay itinapon sa mas matinding pag-aalinlangan. Tulad ng para sa Pamilya Sue. Hindi ito nakakagulat na nabanggit muli. At ito ay naging isang biro para sa maraming mga tao pagkatapos ng hapunan dahil sa oras na ito ay masyadong nagkataon at mahirap hindi nagunitain ito. Ang mga kamag-anak ng Pamilya Sue ay pawang nagalit. Kung hindi dahil kay George Han, hindi sila magiging biro ng ibang tao. Halos lahat ng pamilya ay pinatay ang lahat ng mga pagkain. Kahit na ang matandang ginang ng Pamilya Sue ay hindi pa lumabas at hinintay ang palabas pagkatapos ay lumabas muli. Nakakairite talaga. Ano ang gagawin sa amin ang basurahan ni George Han? Ibinahagi ng mga taong iyon ang Pamilya Sue. Na ginagawa itong mukhang nahihiya tayo. Panipi, bakit hindi namatay si George Han? Namatay siya ng 100, kaya hindi natin siya susundan sa kahihiyan. Panipi, si Amelia Sue ay isa ring patay na bituin. Kung wala siya, paano nagmula ang kaguluhan na ito? Panipi, maraming mga junior ng pamilya ng Sue ang nagtipon at lahat ay nagalit.
Si Harry So ay iba sa iba na may mahinang ngiti. Harry, bakit ka tumitawa, hindi ka galit? May nagtanong kay Harry So. Si Harry So ay mukhang walang pakialam at sinabi, kung mas malaki ang ingay, mas mabuti, mabuti para kay Amelia So na mapahiya ang mukha ni So. Ang iba ay tiningnan si Harry So na palaisipan at ngumiti si Suyihan at sinabing, kayong mga gang ng walang kabuluhan na mga bagay, napahiya si Amelia So, kaya't hindi siya hahaya. En ng lola na maging kahalili ng pamilya So. Siya ang magiging pinuno ng proyekto ng Chengsi. Madali itong makatipid ng kaunting pabor ni lola. Pagkatapos ng pangyayaring ito, malamang ay kinamumuhian na naman siya ni lola. Panipi, ang iba ay napagtanto ito matapos marinig ito at paulit-ulit na bamaantong hininga. At ang aming pamilya So ay hindi palaging mawawala ng mukha. Kapag nag-asawa ako sa pamilyahan. Sino ang maglakas loob na sabihin na ang atin ay hindi? Buong pagmamalaking sinabi ni Suyihan. Sinulya pa ni Harry So si Suyihan pagkatapos ay sumang-ayon, oo, ang nakakahiyang mukha ni Amelia So. Mayroon ka pa rin pagkakataon na tulungan ang pamilya So na makita ito muli. Kahit na si Suyihan ay may pinakamahusay na pagkakataon, mayroon ka rin pagkakataon. Si Suyihan ay ngumiti ng mapanghamak. Hindi inilagay ang ibang mga tao sa kanyang mga mata at natukoy na siya ang kandidato para sa pamilyang Han. Mas mabuti mong talikuran ang ideyang ito, baka ikaw ay mabaygaw sa hinaharap. Sino ang maaaring maging mas mahusay kaysa sa akin? Ngumiti si Suyihan. Kung si Amelia So ay hindi nag-asawa, si Suyihan ay hindi magkakaroon ng ganon kalakas na pagtitiwala sa sarili ng unit. Sayang na si Amelia So ay ikinasal sa isang walang silbi na tao, kaya bakit inilalagay ni Suyihan ang iba sa kanyang mga mata? Sa limang araw, ibubunyag ang totoong sagot. Nga pala, makikita mo ba ito? Narinig ko na ang matataas na pabahay ng kalapit na hotel ay na-book out. Ang mga taong iyon ay upang makita lamang kung sino ang mayroong restaurant. Panipi, pupunta talaga ako. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay hindi pangkaraniwan taon-taon. Panipi, Ihan, pupunta ka ba? Nabook na ni Suyihan ang silid at ito ang pinakamahusay na lokasyon, pinakaasang makita kung anong nangyayari sa restaurant. Ngunit palagi siyang mukhang mataas at inaangkin niyang ikakasal sa pamilyahan. Hindi ba kawala na sumali sa kasiyahan at sinabi, hindi na ako pupunta. Kapag nag-asawa ako sa hinaharap ti, iyak na magiging mas mahusay ako kaysa sa isang ito. Ito ay isang pang-amoy. Panipi, para kay Shen Ling Yao na walang balita tungkol sa maliit na prinsipe ng piano ng higit sa 10 araw, labis na pinahihirapan ang kanyang buhay. Na parang wala siyang espiritual na pagkain, siya ay nalulumbay. Kamakailan lamang, nasa bahay na siya at hindi pa lumalabas. Ang kanyang buong katawan ay hindi magulo at walang kagandahan. Ilang kilos. Nakahiga sa sofa tulad ng isang puddle ng putik, nakasuot ng sutla na pajama, ang kanyang figure ay malinaw at maganda ang pagguhit. Ang isang pares ng mga payat na binti ay ang ipinagmamalaki niya. Kahit na maraming araw na siyang hindi naliligo, nagpapalabas pa rin siya ng matinding-matinding tukso. Tumunog ang telepono, inunat ni Shen Ling Yao ang kanyang kamay. At hinawakan ito sa mesa ng kape ng walang pakay. Talagang hindi niya ito hinawakan, kaya't handa siyang itaas ang kanyang ulo at buksan ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, ito ay isang hindi pamilyar na numero. At naghang up siya ng walang awa at nagpatuloy na maging puti. Makalipas ang ilang sandali, muling tumunog ang kampanilya, at si Shen Ling Yao, na mukhang walang pasensya, kinuha. Ito at sinaway, ayokong mangutang o bumili ng bahay, at wala akong kotse upang bumili ng seguro. Guguluhin kong magpahinga. Susundan ko ang senadoryas upang patayin ka maniwala o hindi. Panipi, kumakain ng pulver. Narinig ko ang isang pamilyar na boses. Duda na tinanong ni Shen Ling Yao, sino? George Han. Nang marinig ni Shen Ling Yao ang tatlong salitang ito, nagulat siya ng bahagya at pagkatapo. Ay nagbigay siya ng isang galit na panunuya. Sinubukan niya si George Han dati at itinuring siyang bulag na iniisip na hindi siya interesado sa kanyang sariling kagandahan, ngunit hindi niya inaasahan na sasaktan siya nito ng pribado. Narito ang tawag. Oo naman, ang mga kalalakihan ay walang magandang bagay. Ito ang fox na palaging nagpapakita ng buntot nito. Sa wakas hindi mo mapigilan. Malamig na sinabi ni Shen Ling Yao. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Sinabi ni George Han, inaasahan ni Shen Ling Yao na hindi maintindihan ang tawag na ito, ngunit pagkatapos ipaliwanag ang kanyang hangarin. Naniniwala akong malulutas niya ang hindi pagkakaunawaan. George Han, si Amelia ay nagduso ng napakaraming mali sa iyo. Iniisip mo ngayon ang tungkol sa kanyang mga kasintahan. Ang mga taong katulad mo ay papatayin. Hindi naniniwala si Shen Ling Yao na hinahanap siya ni George Han. Dapat itong magbago. Gusto kong hilingin sa kanya na lumabas. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa iyong kagandahan. Nahanap ko na may kaugnayan ka kay Amelia. Sinabi ni George Han. May kinalaman ito kay Amelia.
Nagtataka si Shen Lingyao kung hindi talaga siya nagkaintindihan at masigasig na kumilos at tinanong. Ano ang sasabihin mo tungkol dito? Sa 22, dinala mo si Amelia sa Pearl Tower, ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring ipaalam sa kanya ng maaga. Nais ni George Han na bigyan ng sorpresa si Amelia Su. Ngunit kung paano mapalitaw ang sorpresa ay isang problema. Hayaan si Shen Lingyao na sumulong. Sa 22, pumunta sa Pearl Tower. Baliw ka ba? Hindi mo ba eh? Alam kung ano ang mangyayari sa Pearl Tower. Biglang sumabog si Shen Lingyao. Ngayon ang lahat sa Basin City ay tinatalakay ang bagay na ito at tatagal ng 3 taon. Sa nakaraang kasal, hindi nagtago si George Han. Ngunit tumayo pa siya upang bugbugin ang iba. Ang 22 ay anibersaryo ng kasal ko sa kanya. Naghanda ako ng isang maliit na sorpresa para sa kanya, kaya tutulungan kita. Sinabi ni George Han, kapatid, kahit na naghahanda ka para sa isang sorpresa, maaari ka bang pumili ng ibang lugar? Sa dami ng mga restaurant, ano ang kailangan mong gawin sa Mingzhou Building? Tahimik na sinabi ni Shen Lingyao. Bagaman nangangahulugan ito na maraming iba pang mga high-end na restaurant bukod sa Crystal Restaurant sa Zhou Building. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Cloud City. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay sa ngayon. Rose Restaurant o Grand Hyatt. Sa oras na iyon, malalaman mo, ginagawa mo sa akin ang isang pabor, ipakikilala kita sa maliit na prinsipe ng piano, paano? Sinabi ni George Han, si Shen Lingyao ay natigilan ng isang buong 3 minuto, at pagkatapos ay nabaliw. Matapos sumigaw ng ilang beses, tinanong niya si George Han Ki. Lala mo ba ang maliit na prinsipe ng piano? Ikaw na pumatay ng 1,000 espada ay hindi magsisinungaling sa akin. Panipi, kilala ko talaga ang bawat isa. Hanggat tutulungan mo ako, ipakikilala ko ito sa iyo. Sinabi ni George Han. Mabuti. Hindi na gatubiling sinabi ni Shen Lingyao. Huwag kang mag-alala, nangangako akong kukumplito sa gawain, ngunit kung manggahes kang magsinungaling sa akin, gagawin kitang huling eunuch sa China. Iyon lang, huwag ipakita ang iyong mga paa upang ipaalam sa kanya. Matapos ibaba ni George Han ang telepono, tumalbog si Shen Lingyao sa sofa at sa wakas ay nalaman ang tungkol sa maliit na prinsipe ng piano at nagkaroon din ng pagkakataong makilala siya. Para kay Shen Lingyao, hindi siya nasa sabik ng mag-isa. Makalipas ang 5 araw. Ang araw na, sanhi ng 1 pang-amoy sa buong lungsod sa wakas dumating. Alas 7 ng gabi, ang gabi ay hindi pagganap na bumagsak ngunit ang Crystal Restaurant ay ang pinakamaliwanag na bituin sa buong ulap na lungsod. Ang kalapit na mga kalye ay puno ng maraming tao. Hanggat maaari mong makita ang hotel ng Crystal Restaurant ngayong gabi, ang mga silid ay puno na at ang lahat ng mga taong ito ay nais na makita ang kadakilaan ng Crystal Restaurant at makita kung aling anak na lalaki ang gumawa ng panliligaw. Sa 1 malaking kilusan, sino ang nakakainggit na babae na may gayong pribilehiyo? Shen Lingyao, ano ang gagawin mo at hayaan mo akong magbihis? Kahit na ikaw ay isang napaka-importanteng kaibigan, hindi mo kailangang maging formal. Sa bahay, si Amelia So ay nagsusuot ng 1 pulang mahabang damit na panggabi. Marangal at matikas na may kaakit-akit na kapaligiran. Si Shen Lingyao ay gumawa ng 1 mahusay na trabaho ng pagtatago sa mga araw na ito nang hindi namamalayan ito kay Amelia Su. Sa bagay, tama ka na makinig sa akin. Sorpresahin ka ng aking kaibigan at alam mo ito. Si Shen Lingyao ay ngumiti, nasa sabik para kay Amelia Su at kasabay nito ay nasa sabik para sa kanyang sarili. Dahil pagkatapos ngayong gabi, maaari mong makilala ang maliit na prinsipe ng piano at makilala ang lalaking Diyos na pinapangarap niya. Alam ko rin ito, nagulo si Amelia Su. Mga kaibigan ni Shen Lingyao. Malamang alam niya, ngunit lahat sila ay mga kakilala. Sabay lang sila sa dinner. Paano sila maaaring magsuot ng damit upang makilala ang mga tao? Shen Lingyao, sinasabi mo sa akin ang totoo. Mayroon bang 1 bagay na nagtatago sa akin? Biglang tumingin si Amelia Su kay Shen Lingyao na kaya na hinala. Si Shen Lingyao ay masyadong nagkasala upang tumingin sa mga mata ni Amelia Su at mabilis na umiwas. At sinabi, hindi, paano ko may tatago ito sa iyo? Ano ang mga bagong trick na naisip mo? Naglaro na ako ng mga pajama party at pulubi na pampetiya dati. Sa pagkaka, taong ito hindi na ito magiging dress party, di ba? Sinabi ni Amelia Su, si Shen Lingyao ay nagulat at pagkatapos ay sinabi ng 1 ngiti sa kanyang mukha, ikaw maliit na matalino na aswang, wala akong maitago sa iyo. Nag-aalala ba ako na ayaw mong lumahok? Huling oras ng pagdiriwang ng pulubi, nangako kang hindi na ulit ako sasali. Ito ay 1 pagdiriwang. Panipi. Pinandilatan ni Amelia Su si Shen Lingyao at sinabing, maaari mong isipin ang mga natirang pagkain pagkatapos ng pagkain ng bulok na bigas. Shen Lingyao haha, pagkapalit ng damit ng 2, tuluyan na silang lumabas. Nagmaneho,
ang kotse hanggang sa silong ng Mingzhou Building. Bagaman nagulat si Amelia so kung paano gaganapin ni Shen Lingyao ang pagdiriwang dito, tila nasa isip siya nang tanungin niya, kaya't lumaban siya sa pagtatanong. May isang babaeng nakatayo sa harap ng elevator sa silong. Nang makita niya si Amelia so at ang dalawa pat tumulong siya at tinanong, si Miss Su ba ito? Ako, ikaw. Kay na hinalang tanong ni Amelia Su. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Nakangiting sabi ng babae. Matapos sumakay sa elevator, naisip ni Shen Lingyao sa kanyang sarili na kahit na walang silbi si George Han, mabuting mag-isip ng mabuti. At may mga tumatanggap sa kanila. Ngunit nang mapanood ni Shen Lingyao ang babaeng pinindot ang pangitaas na elevator, bigla siyang nagpanik at sinabing, Beauty, mali ang pinindot mo. Kabanata 21. Hindi, ito talaga ang pinakamataas na palapag. Sabi ng babaeng tumatanggap, ang pangungusap na ito ang nakadirekta sa mga mata ni Shen Lingyao. Paano ito posible? Paano na i-celebrate ng kawalang saysay ni George Han ang kanyang anibersaryo sa kasal sa Crystal Restaurant? At ngayon, ang Crystal Restaurant ay malinaw na nakalaan. Boom! Isang baliw na ideya ang sumabog sa isip ni Shen Lingyao tulad ni Chun Li. Pwede bang masasabi bang si George Han ay misteryosong figure na nagsagawa ng Crystal Restaurant? Sa oras na ito, si Amelia So ay mukhang matamlay din. Ang Crystal Restaurant sa tuktok na palapag ay binaba ng isang tao kalahating buwan na ang nakakaraan. Kahit na may mahusay na mukha si Shen Lingyao, imposibleng magsagawa ng isang pagdiriwang sa Crystal Restaurant. Yao, may kinalaman ba ang bagay na ito kay George Han? Naisip ni Amelia So ang isang posibilidad, ang kanyang paghinga ay hindi maipaliwanag. Ang utak ni Shen Lingyao ay nawala ng kakayahang mag-isip. Bagaman ang pagtanto niya na hindi makatutuhanan ito, bukod sa paliwanag na ito, may iba pang mga posibilidad. Inaanyayahan si Siya, talagang si George Han ang nagtanong sa akin na dalhin ka rito. Inamin ni Shen Lingyao, isang hindi maipaliwanag na inggit ang ipinanganak sa kanyang puso. Kung si George Han ang naghanda ng labis na sorpresa na ito para kay Amelia Su. Hindi ba si Amelia Su ang pinakamasayang babae sa Basin City ngayon? Sa oras na ito, ang elevator ay umabot sa tuktok na palapag at ang dalawa ay dinala sa restaurant. Sa harap ng piano sa gitna ng restaurant, nakaupo ang isang lalaking nakaitim na damit, ang likuran lamang niya ang nakikita. Ngunit ang figure na ito ay masyadong pamilyar kay Shen Lingyao. Ang malakas na visual na epekto ay nagpalaki kay Shen Lingyao. Ang maliit na prinsipe ng piano, George Han. Sa tunog ng malambing na piano, ang tunog na pampalakas na epekto ng Crystal Restaurant ay halos pinakalma ang lahat ng nanunood. At ang karamihan ng libu-libong mga tao ay kakaibang tahimik sa sandaling ito. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa UFO Tower, kahit na hindi nila malinaw na nakikita, mararamdaman nila ang kaligayahan ng magiting na babae ngayong gabi. Ang nakapaligid na mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ay nagkakalog na may mga espesyal na epekto ng mga pulang rosas na petals, sumasayaw kasama ng tunog ng piano. Masayang ngumiti si Amelia Su sa sulok ng kanyang bibig, ngunit may mga luha na nahulog mula sa kanyang pisngi na parang perlas na nabasag. Nagsimula na ring umiyak si Shen Lingyao. Cool. Nang ang figure na ito ay pagmamayari niya, ito ay magiging isang masayang bagay. Kubi, tumalikod si George Han at binati ang isang ginoo kay Amelia Su. Si Amelia So ay lumakad patungo kay George H. Anang paunti-unting may mga bulaklak ng peras upang makapagbigay ulan. Sa bawat hakbang, isang napakarilag na rosas ay tumutubo sa paanan at ang tagpong ito ang ginagawang tulale sa mga nanunood ng kaguluhan. Hindi nila makita ang pangunahing tauhang babae, ngunit nakikita nila ang magagandang mga espesyal na epekto. Sa sandaling ito, lahat ng mga kababaihan ay nakaramdam ng hindi mapigil na inggit. At ang mga tao sa mga silid ng hotel ay maaaring malinaw na makita ang eksenang ito. Lalo pang nagselos. Sumimangot si Suihan. Ang silid na kanyang kinaroroonan ang pinakamagandang lugar upang makita, ngunit dahil sa distansya. Hindi niya lubos na makita ang hitsura ng dalawa sa Crystal na restaurant. Ngunit mayroon siyang pamilyar na pakiramdam, lalo na ang babae, parang alam. Amelia Su. Si Suihan ay biglang nag-flash ng isang larawan sa kanyang isip at hindi mapigil ang bulalas. Hindi. Paano ito siya? Dapat ay ang nakasisilaw kong mga mata. Humiling si Suihan. Pinakasal. Ani Amelia So ang basurahan ni George Han at kwalipikado si George Han na sakupin ang buong Crystal Restaurant. Hindi ba biro ito? Kahit na ito ay halos kapareho, ito ay katulad din. Naghanda ka ba? Tinanong ni Amelia So, kung sino ang lumakad kay George Han sa Crystal Restaurant. Hindi mo ba sinabi na hindi ka maaaring tumugtog ng piano, nagsinungaling ka sa akin? Ito ay dapat na isang mainit na eksena. Ngunit si Amelia So biglang tumingin kay George Han na malamig. 3 taon, dumanas ka na maraming pagkakamali, simula ngayon, ikaw ang aking babae.
Wala nang makakabuli sa iyo. Same time na tiningnan ni George Han si Amelia Su. Ang ekspresyon ni Guro Amelia Su Xing ay puno ng luha na parang ang lahat ng mga hinaing ay sumiklab sa sandaling ito. Alam mo ba yon, lahat sila nagsasabing wala kang silbi. Alam mo ba kung gaano ako komportable pagkatapos marinig ang mga salitang ito? Niyakap ni George Han si Amelia Su sa kanyang mga braso at marahang sinabi, alam ko. Si Shen Ling Yao sa tagiliran ay inilipat na tulad ng isang luha na tao. Sa sandaling ito lamang naramdaman niya na sulit ang mga hinaing na dinanas ng kanyang mga kasintahan. Hindi mahalaga kung paano ito nagawa ni George Han. Kahit papaano para sa ngayon, si Amelia Su ay masaya at nagawang maingit ang mga kababaihan ng Quanyin City. Basta, bakit ikaw ang maliit na prinsipe ng piano? Alam ni Shen Ling Yao, ang pangarap ko ay tuluyan ng nasira. Ngayong gabi, ang mga rosas na petals ng Crystal Restaurant ay nakalutang buong gabi. Kung ikukumpara sa kahindek-hindek na panliligaw, 2 taon na ang nakakalipas. Ang tanging sagabal ay hanggang sa huli, ang mga taong nanunood ng palabas ay hindi alam kung sino ang kalaban. Nang gabing iyon, nang natulog si George Han sa sahig, biglang nagtanong si Amelia Su sa kama. Malamig ba? Ito ang panahon ng maagang tag-init. Ang babaeng may puting paa sa kalye ay tulad ng shoot ng kawayan pagkatapos ng ulan, paano ito malamig? Hi! Hindi na mamalian ni George Han, hindi malamig. Matapos sabihin ang 2 salitang ito, natigilan sandali si George Han at pagkatapos ay nakaramdam siya ng panghihinayang. Nais kong sampilan ang aking sarili ng 2 beses at ibigay ang sub-tanong na magkasama at ang sagot ay biglang sa isang panukala na walang pag-asa na hanggal. Hindi makahinga si George Han sa sakit ng puso. Namiss ko ang opportunity na ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay. Ano ang sinabi mo ngayon, hindi ko malinaw na narinig, dapat mo bang tanungin ulit? Sinabi ni George Han. Ang mukha ni Amelia Su na nakatalikod na nakaharap kay George Han ay ngumisi na ng ngipin. Sa wakas ay nagtawag siya ng lakas ng loob na itanong sa katanungang ito, ngunit hindi niya inaasahan na si George Han, isang bobo na baboy. Ang say sagat sa kanya ng ganito. Umalis ka. Malamig na sabi ni Amelia Su. Narinig ang salitang ito, tinaakpan ni George Han ang kanyang mukha sa kawalan ng pag-asa, mas hindi kay comfortable kaysa sa pagkawala ng isang negosyo na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Kinabukasan, nang dumating si Amelia Su sa kumpanya, lahat ay tumingin sa kanya ng may kakaibang mga mata. Hindi siya baliw, paano siya napakasaya. Panibi, marahil ito, ang mga kaganapan kahapon ay dapat na inis sa kanya. 22 din ito, tumingin sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa iba. Palem, panibi, sino ang gumawa sa kanya kaya malas? Nag-aasawa ng magulo sa pintuan. Panibi, ang nangyari kagabi ay nagdulot ng isang pangamoy sa buong Cloud City. Ang Crystal na restaurant kung saan ang mga rosas ay lumulutang nan. Giligaw sa iba't ibang mga social software, ang ilang mga tao ay naiinggit kay Amelia Su nang sabay. Karamihan sa mga tao sa kumpanya ay naisip na maaaring makahanap ng palusot si Amelia Su na hindi upang gumana ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang siya narito, ngunit napakasaya rin niya. Inabot ni Suyihan ang mga dokumento kay Amelia Su at pumunta sa tanggapan ni Amelia Su. Ang pagtingin sa mga sulok ng bibig ni Amelia Su ay nakataas ng walang malay, hinamak niya sa kanyang puso. Maaari ka pa rin tumawa, alam mo ba kung gaano napahiya ang pamilya Su natin kahapon? Malamig na sabi ni Suyihan. Ngayon ay tumingin ako kay Amelia Su. Sa katunayan ito ay halos kapareho sa figure ng babae sa Crystal na restaurant kagabi, ngunit sayang na ang isang mabuting bagay ay hindi kailanman mahuhulog kay Amelia Su. Dahil ang kanyang lalaki ay isang basurahan, isang biro para sa buong Cloud City. Si Amelia Su ay nasa napakahusay na kalagayan ngayon at tinatamad siyang mag-alaga kay Suyihan. At sinabi, ngayon pumunta ka sa kanluran ng lungsod upang siyasatin at makita ang sitwasyon. Bumalik ka at mag-ulat sa akin. Panibi, narinig ito, napakapangit ng mukha ni Suyihan. Dati, si Amelia Su ay gumawa ng lahat ng pagsusumikap sa construction site. Kailan naman siya? At ngayon ang mga ultraviolet ray ay sobrang lason, ayaw niyang matanen ang kanyang balat. Kung nais mong pumunta, iniisip mo talaga na maaari mo akong utusan kapag ikaw ay naging pinuno ng proyekto. Sabi ni Suyihan, okay lang kung hindi ka pumunta, hihilingin ko sa lola na palitan ako ng isang katulong at makakauwi ka na at makapagpahinga. Gaanong sinabi ni Amelia Su, ikaw, turo ni Suyihan kay Amelia Su na may berdeng mukha at umuwi upang magpahinga. Bagaman may pera ang pamilya Su, lahat ay nagtatrabaho sa kumpanya. Ang mga may mas mataas na posisyon ay binabayaran para sa kanilang mga trabaho. Ang mga may mas mababang posisyon ay umaasa sa sahod. Si Suyihan ang huli. Sa mata ng mga tagalabas, sila ay Misu family.
Ngunit ang matandang babaeng Su family ay hindi magbibigay sa kanila ng anumang pagkakataong mag-idol. Kung ang bagay na ito ay talagang kumakalat sa tainga ni Lola. Ayaw ni Su Yihan na magkaroon ng anumang magagandang damdamin sa harap ng Lola sa hinaharap. Amelia Su, gusto mo ba talaga itong gawin sa akin? Napangisi si Su Yihan at sinabi. Si Amelia Su ay hindi nakatarget kay Su Yihan. Ngunit ang bagay na ito ay talagang nangangailangan ng isang tao upang gawin ito. Tumatakbo lang ito sa lugar ng konstruksyon at hindi ito masyadong pagod. Madalas akong tumatakbo noon. Maliban sa init, masakit na pa, pagod na parang aso, wala nang iba. Ngumiti si Amelia Su. Amelia Su, naaalala mo ito para sa akin. Mas magiging maganda ang pakiramdam mo kapag nagpakasal ako sa pamilyahan. Tapos nang magsalita si Su Yihan at inis na umalis sa opisina. Naniniwala siya na balang araw makakasakay siya sa ulo ni Amelia Su. Hintayin mo lang ang lalaki mula sa pamilyahan. Magpakita ka lang. Kabanata 22, Magic City Nightclub. Ito ay 3 poste sa araw at may ilang mga tao na mukhang mga scumbag na nakatayo sa pintuan, naninigarilyo at nakikipagchat hanggang sa paglubog ng araw session. Ang ganitong uri ng lugar ay karaniwang hindi bukas. Ngunit sa oras na ito isang Audi ang huminto sa pinto. Bumaba si George Han sa sasakyan. Pagkakita kay George Han, maraming bastards na isa-isang tumayo. Anong ginagawa mo? Hindi pa ito bukas. Ang isa sa kanila ay sinabi kay George Han. Hinahanap ko si Lin Yong. Gaanong sabi ni George Han? Narinig ang mga salitang ito. Maraming mga bastard ang tumingin kay George Han na may isang pangutsa. Si Lin Yong ay ang boss ng Demon City at isang malaking figure sa kulay abo na lugar ng Cloud City. Magkita tayo. Anong klaseng bagay ka? Kailangan mong makita ang aming boss kapag nagsasalita ka. Hindi ito isang maliit na tono. Kung may gusto akong makahanap, hindi ko rin tinatanong ang mga kamao ng aking kapatid. Maraming tao ang nagsimulang magtaas ng kanilang manggas na para bang may sasaktan sila. Sabihin mo sa kanya, narito si George Han. Ang ilang mga tao ay natigilan at ang taong ito ay mukhang siya ay kahanga-hanga. Marahil ito ay isang tao pa rin, ngunit ang pagtingin sa mukha, hindi siya mukhang kaibigan ng boss. Ang isa sa kanila ay hinuhukay ang kanyang tainga. Sa pamamagitan ng isang tuliro mukha, sinabi niya. George Han, bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Agad na may sumagot, hindi ba ang manugang sa basurahan ng pamilyang Su na si George Han? Hindi ba ikaw yon? F**k, may isang tanyag na tao mula sa Basin City. Hindi magalang at walang galang. Hindi. Ang mga taong kumakain ng malambot na bigas ay maaari ring magmaneho ng Audi. Ang hitsura mo lang, mga kapatid, ay hindi masama para sa iyo. Paano mo ikinasal si Amelia Su? Panipi. Maraming tao ang tumawa, tinatrato si George Han bilang isang biro, at ikinasal kay Amelia Su. Puno ito ng panlilibak. Ang mga mata ni George Han ay nakakubli. At ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas patungo sa pinto. Tumigil ka, kung nakakatawa ka, umalis ka lang dito, huwag hayaang mag-shot ang magkakapatid. Kung hindi mo naiintindihan ang mga salita ng tao, hayaan kang tumigil. F**k, huwag ipakita sa iyo ang ilang kulay, hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga kamao ni brother. Maraming tao ang nagmamadali, pin. Aplano na turuan si Han ng 3,000 mga aralin. Sa sandaling ito, nagpatakbo sa gulat si Lin Yong. Tigil-tigil, ano ang ginagawa mo, nais mong mamatay? Pinagalitan ni Lin Yong ang ilan sa kon. Yang mga nasasakupan na may isang panic expression at isang matinding takot sa kanyang mga mata. Boss, may hinahanap ang batang ito. F**k, isang basurang manugang ng pamilya So ang naglakas loob. Nagumawa ng kaguluhan sa site ni Brother Yong. Boss, iwan mo sa akin. Pinabayaan kong ang bata na ito ay mahiga sa ospital ng halos kalahating buwan. Si Lin Yong ay tiningnan ng ilan sa kanyang mga tauhan na galit na galit. At sinaktan sila ng isang suntok. Naglalakad kay George Han, magalang siyang sinabi, kapatid George, bakit ka narito? 3 taon na ang nakalilipas, si Lin Yong ay isang bastos na tao lamang. At biglang naging may-ari ng Magic City Nightclub. Nanalo pa siya sa maraming mga thugs. Sa nagdaang 3 taon, unti-unti niyang nabuo ang kanyang sariling kapangyarihan. At naging malaking figure sa kulay abong lugar ng Basin City. Ang bigla ang kapalaran sa taong iyon ay pumukaw sa hinala ng maraming tao. Kung tutuusin, ang pamumuno ni Lin Yong ay napakabilis at puno ito ng kakatwa. Marami ring mga tao na inimbestigahan ng patago si Lin Yong, ngunit hindi nila talaga nalaman ang katotohanan maliban kay Lin Yong mismo. Alam ng mga tao kung paano siya naging boss ng Magic City. Marami sa kanyang mga nasasakupan ang nagulat nang makita nila ang ugali ni Lin Yong kay George Han. Lin Yong, kapatid Yong. Ito ang isa sa pinakamagaling na tao sa kulay abo na lugar ng Basin City.
Paano siya magalang sa basurang manugang na lalaki ng pamilya Su? Kayong mga tao, huwag humingi ng tawad kay Brother George. Napangisi si Lin Yong at tumingin sa kanyang mga tauhan. Kapatid George, pasensya na. Kapatid George, pasensya na. Kapatid George, pasensya na. Nang makita ang katahimikan ni George Han, namumutla si Lin Yong sa takot at nagpatuloy, lumuhad at humingi ng tawad. Tulad ng sinasabi, ang pagpindot sa isang aso ay dapat tumingin sa may-ari, at marami sa kanyang mga sakop ay ganap na nalilito, at lumuhad para sa kanya, hindi ba nawawala lamang ang mukha ni Lin Yong? Wala ba siyang pakialam sa sarili niyang mukha? Napakahalaga ng mukha sa mga taong tulad ni Lin Yong, at kung minsan ay lalaban sila dahil sa kaunting contradiction, ngunit sa harap ni George Han. Ang mukha ay walang iba kundi mga ulap para kay Lin Yong. Ang buhay ang pinakamahalagang bagay. 3 taon na ang nakalilipas, si Lin Yong ay nakatira sa mga lansangan. Si George Han ang nakakita sa kanya. Dahil din kay George Han na nagkaroon siya ng katayuan ngayon. Ang buong Basin City ay tinatrato si George Han bilang basura, ngunit alam ni Lin Yong na si George Han ay isang tigre na natutulog. Kapag nagising siya, siya ay magiging isang blockbuster. At ngayon, halatang gising na ang tigre na ito. Kailangan bang basagin ang iyong mga binti upang malaman kung paano lumuhod? Nang makita ang ilang mga tauhan niyang natigilan, nagpatuloy si Lin Yong. Kaagad na lumabas ang pangungusap na ito, ang mga taong iyon ay nagpapanik at mabilis na lumuhod sa lupa na humihingi ng awa. Naglakad si George Han sa nightclub nang hindi nakikita ang ilang tao. Kayo, magbabayad ako ng mga account sa inyo mamaya. Ang mga salita ni Lin Yong ay nagpanginig sa maraming tao sa takot, ngunit hindi nila maintindihan. Bakit kaya tretuhin si George Han ng ganito, sikat siya sa basura, paano niya magagawa ang pagiging magalang kay Brother Yong? Sa opisina ni Lin Yong, sa upo ang nakalaan para kay Lin Yong. Nakaupo roon si George Han habang si Lin Yong ay tumayo sa isang magalang. Narinig ko ang tungkol sa proyekto ng Cheng Si, may gustong guluhin ka makailan? Gaanong tanong ni George Han? Tumango si Lin Yong at sinabi, alam ko, bukod sa akin, may ilang iba pang malalaking tao. Labis akong nag-aalala tungkol sa bagay na ito, at malamang nanais kong samantalahin ang pagkakataong kumita ng malaki. Ang Basin City ay wala sa mundo ni Lin Yong nag-iisa. Bagaman siya ay isang malaking tao sa kulay abo na lugar, hindi siya isang malakas na tao, maliban sa kanya. Mayroon ding maraming mga tao na maaaring matawag. Napakaraming mga mata na nakatingin sa malaking piraso ng taba na ito. Kung ang pamilya So ay hindi nauugnay sa Cheng Si Project, kahit si Lin Yong ay nais na makakuha ng pagbabahagi. Binigyan kita ng 3 taon upang maghanda. Sana hindi mo ako pabayaan. Ang ilang mga tao ay patay na. Sinabi ni George Han. Nanliit ang mga mata ni Lin Yong at tuwang-tuwa siyang nagtanong, Kapatid George. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo ba ng matagal ng Cloud City? Ang pag-upo sa pantay na pagtapak sa mga taong iyon, matagal na kayong nakipagkasundo. Ngumiti si George Han at tumingin kay Lin Yong. Naramdaman ni Lin Yong na tumayo ang lahat ng kanyang buhok. Naghihintay siya para sa pagkakataong ito. Matagal na siyang hindi komportable sa mga lalaking iyon, ngunit nang walang utos ni George Han. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng mahabang panahon. Hindi inaasahan, darating din ang araw. Si Kuya George, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaan. Sinabi ni Lin Yong. Nang umalis si George Han sa Magic City Nightclub, tumakbo siya sa Yang Pang sa pintuan. Si Yang Pang ay medyo nagulat nang makita si George Han, ngunit siya ay mas naiinis at kinamumuhian. Kung anong dugo ang ibinuhos ngayon, nakita ko ang isang tumpok na basura nang lumabas ako, malas talaga. Bumaantong hininga si Yang Pang. Ngumiti si George Han, at sa halip na bigyang pansin si Yang Pang, sumakay na siya sa kotse. Yang Pang curled his bibig and said with a sneer, basurahan, hindi ko kahit na maglakas loob na makipag-usap pabalik. Nakakasawa talaga. Ngunit ang iyong magagandang araw ay natapos na. Maghintay para kay Lao Su na bigyan ka ng isang berdeng sombrero. Pagpasok sa nightclub, si Yang Pang ay dumiretso sa tanggapan ni Lin Yong. Nakipag-appointment ang dalawa kahapon, kaya't hindi nagulat si Lin Yong nang makita si Yang Pang. Yang Master Yang, humihingi ako ng paumanhin, may naantala kahapon, kaya makikita lang kita ngayon. Nakangiting sinabi ni Lin Yong. At palaging ginagamot ni Lin Yong si Yang Pang, isang mayamang batang lalaki. Sapagkat sa mga lugar tulad ng mga nightclub, kung walang mga mayayaman tulad ng Yang Pang na ubusin, ang tubig na to. Matakbo sa isang buwan ay hindi masustansya. Kapatid Yong, pumunta ako sa iyo ngayon upang guluhin ka. Gumawa ka ba ng pabor? Sinabi ni Yang Pang. Ang salita para sa tulong ay masyadong magalang, sinabi ng Young Master Yang. Tutulungan kita na hawakan ito kaagad. Sinabi ni Lin Yong, tinatapik ang dibdib. Humiling si Yang Pang at sinabing, maliit na bagay lamang ito, hindi mo kailangan si Brother Yong upang lumabas ng personal.
Ipahiram mo lang sa akin ang ilang mga tao, ang uri na kailangan mong maging matapang upang labanan. Laban lang ito kay George Hunt, paano ito magagamit ng isang malaking tao tulad ni Lin Yong? Hindi masyadong inisip ni Yang Pang ang tungkol kay George Hunt. Walang problema, mga tao dito, maaari kang pumili ng anumang gusto mo. Sinabi ni Lin Yong, kung gayon salamat Kuya Yong. Matapos ang usapin, yayain ko si Brother Yong na uminom. Sinabi ni Yang Pang, hindi mo kailangang uminom. Maaaring maging abala ako sa mga panahong ito. Inisip ni Lin Yong na Eri niyang kunin ang lahat ng mga site sa Basin City sa madaling panahon, hindi mapigilan ang kanyang kaguluhan, at sa pagtulong ni George Hunt sa lihim, si Lin Yong ay hindi nag-alala. Noon, naramdaman din ni Lin Yong na sinabi ni George Hunt na ang paggawa sa kanya ng may-ari ng Magic City Nightclub ay isang pantasya, ngunit madali ba itong pinangasiwaan ni George Hunt? O, ano ang malaking galaw ni Brother Yong kamakailan? Nagtataka na tanong ni Yang Pang. Ang bagay na ito ay hindi maisisiwalat na casual, masasabi lamang ni Lin Yong, pumili at pumili ng mga tao. Kabanata 23. Matapos pumili ng isang tao si Yang Pang na aalis sa Magic City, umupo siya sa kotse ng mahabang panahon. Ngayon lang sinabi ni Lin Yong na magiging busy siya kamakailan. Malinaw na mayroong ilang malaking paglipat at hindi niya ibubunyag ang anuman. Ito ay dapat na isang malaking pakikitungo. Natanggap ni Yang Pang ang balita na maraming mga tao sa kulay abo na lugar ng Chengsi Project na nais na makialam kamakailan. At ang ilan ay nag-organisa pa ng isang alo ng mga manggagawa upang makialam sa bagay na ito bilang isang foreman, ngunit si Lin Yong ay tahimik sa bagay na ito. Dati, naramdaman ni Yang Pang na si Lin Yong ay walang ambisyon at ayaw makilahok sa bagay na ito upang maiwasan na masaktan ang mga buto. Ngunit ngayon mukhang malinaw na may iba pang mga plano si Lin Yong. Posible ba? Nagulat si Yang Pang. Kung talagang naglakas loob si Lin Yong na makitungo sa ibang mga tao at kunin ang lahat ng mga kulay abo na lugar ng Cloud City sa kanyang bag, kung gayon si Lin Yong ay isang taong karapat-dapat sa kanyang pansin. Mukhang sa hinaharap kailangan mong maitaguyod ang isang magandang relasyon kay Lin Yong. Kapag tapos na ang bagay na ito, ang kapangyarihan ni Lin Yong sa Basin City ay hindi mailarawan ng isip. Sa parehong oras, isang club. Niyakap ni Hariso ang dalawang maiinit na kababaihan sa kaliwa at kanan at mayroong isang magaspang na lalaki na nakaupo sa parehong kahon. Kuya Gang, paano mo naiisip ang mga bagay na sinabi ko sa iyo? Sinabi ni Hariso kay Cheng Gang. Ang Cheng Gang ay isang figure din sa kulay abo na lugar ng Basin City sa pagitan ng Lakas at Lin Yong. Si Cheng Gang ay tumingin kay Hariso na may ngiti sa labi at tinanong, Hariso, hindi mo ako makakalaro. Ikaw ay mula sa pamilyang Su, ngunit ngayon gusto mong makipag-usap ako sa pamilya Su ng palihim. Paano kita maaasahan? Malamig na ngumiti si Hariso at sinabi, kapatid na Gang, naiintindihan mo ako. Bagaman kabilang ako sa pamilya Su, hindi ako ang namamahala sa proyekto ng Chengsi. Ang babaeng nais ni Amelia Su na nasa pamilya Su, kung talagang hinayaan niya itong gawin. Pagdating nito, tiyak na magbabanta ito sa aking katayuan. Paano ko gagawing maayos ang proyekto ng Chengsi? Si Amelia So ay kapatid mo. Sinabi ni Cheng Gang, ate. Ang ekspresyon ni Harry So ay naging malungkot at sinabing, hindi ako makapaghintay na palayasin siya sa pamilya So kung anong uri ng kapatid na babae. Kung gaano niya nawala ang aming pamilya So sa kawalang saysay ng kanyang pamilya, kung hindi namin makita isang dahilan, siya ay naging ikaw ay dapat na lumabas sa bahay ni So. Si Cheng Gang ay ngumiti ng mahina. At ang insidente sa Crystal Restaurant ay nagsiwalat ng iskandalo ng pamilyang Su 3 taon na ang nakalilipas. Sa pamilyang Su, nakakahiya talaga, ngunit hay. Hindi inaasahan ni Cheng Gang na hindi papansinin ni Harry So ang relasyon sa dugo. Napakaganda talaga ng pag-aaksayan nito. 3 taon na ako sa pamilyang Su. Narinig ko na gumagawa kami ng gawaing bahay araw-araw. Na talagang nagpapahiya sa aming mga kalalakihan. Humiling si Cheng Gang na naiinis. Hindi pinalampas ni Harry So ang pagkakataong magsalita na masama tungkol kay George Hunt. Binala ni Cheng Gang si George Hunt. Walang alinlangan na binigyan siya ng isang pagkakataon. Kapatid na Gang, mababaw lang ang alam mo. Alam kong eksakto kung gaano kaawa si George Hunt. Nasa bahay siya. Kyle, angan mong panasan ang mga paa ni Amelia So gamit ang isang paghugas ng paa. Ano ang dignidad ng isang tao, wala siyang cartilago. Intindihin at walang lugar para kumain siya sa bahay. Hindi siya kwalipikadong maglingkod. Kaya't sa kusina lamang siya maaaring magtago. Nakangiting sabi ni Harry So. Ba, ito ay isang maliit na bastard, kung masagasaan ko ang isang tao, maaari kong patayin siya ng isang suntok. Maldit ang sabi ni Cheng Gang. Hoy, ba mo antong hininga si Harry So at sinabing, hindi siya karapat-dapat na maging isang tao, at walang pangalawang tao sa mundo na napakawalang silbi. Tama iyan.
Biglang napatingin si Chenggang kay Hariso na may ngiti sa labi at sinabing, "Sinabi mo, pagkatapos ng tatlong taong pagsasama, pinapayagan ba siya ni Amelia So na hawakan ito?" "Paano posible?" Tiwala na iniling ni Hariso, at sinabi, "Bagaman tinanggap ni Amelia So ang kanyang kapalaran, palaging malamig ang kanyang relasyon kay George Han, at imposibleng hawakan ito ni George Han." Hinawakan ni Chenggang ang kanyang baba, halatang may iniisip, at isang malaswang ngiti ang unti-unting lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, sinasabing, "Hindi pa ako nahawakan, medyo nakaka-interes ito." Kumunat ang noo ni Hariso, at siya ay umunat sa isang iglap. Ang lahat ay isang lalaki. Alam niya kung ano ang iniisip ni Chenggang. Bagaman labis na ayaw ng Hariso kay Amelia So, siya ay isang kagandahan mula sa pananaw ng isang lalaki. Bukod dito, siya ay nasa isang napakahusay na hugis, tiyak na isang nakatulala sa kama. Sina Hariso at Amelia So ay may kaugnayan sa dugo. Hindi siya naglakas loob na gawin ang ganitong uri ng bagay, ngunit iba si Chenggang. Kung talagang nagkaroon ng relasyon si Chenggang kay Amelia So, hindi ba posible na maitaboy si Amelia So sa Pamilya So sa pangalang masira ang pamilya? Matapos pag-isipan ito, sinabi ni Hariso kay Chenggang, "Kapatid na Gang, kung interesado ka sa kanya, matutulungan kita." "Oo, sapat na, hahahaha, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita sa sasabihin mo." Tumawa si Chenggang. Ang proyekto sa kanlura ng lungsod ay opisyal na inilunsad, kasama si Sujia bilang isang tagapagtustos ng mga materyales sa gusali. Bilang karagdagan sa pagtiyak sa mga materyales na ginamit para sa mga materyales sa pagtatayo, kinakailangan ding matiyak ang kaligtasan ng mga materyales sa gusali habang ginagawa. Makalipas ang tatlong araw, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa lugar ng konstruksyon upang gumawa ng isang malaking ingay, at pinalo nila ang mga tao nang makita sila na ginagawang mayabang. Bukod dito, sa pilitang hinarang din ang pagdadala ng mga materyales sa pagtatayo ni Su. Bagaman pansamantalang nalutas ng alarma ang problema, ang mga taong iyon ay tulad ng pakikipaglaban sa isang gerilyang giyera. Maaari silang magtagpo sa susunod na intersection. Nagulo ang utak ng pamilya Su. Sa araw na ito, ang pamilyang Su ay agarang nagtawag ng panloob na pagpupulong ng pamilya. Kahit na ang matandang ginang ay naroon. Dahil tungkol ito sa proyekto ng Chengsi, ang matandang ginang ay hindi nais na magkamali. Alam mo ba kung sino ang kabilang partido? Ang mga taong ito ay dapat gumawa ng gulo para sa pera. Sa pagpupulong, tinanong ng matandang babae si Amelia So. Siya ang pinuno ng proyekto. Ngayong may nagkamali, natural na nasa Amelia So ang responsibilidad. Humiling si Amelia So at sinabi, "Lola, may hiniling ako sa isang tao na suriin ito para sa akin." Ngunit hanggang ngayon wala pang balita. Panipi, hindi pa nalaman, Amelia So, wala kang kakayahang mag-imbestiga, tama ba? Kakaibang sinabi ni Hariso. Nakita ni Suyihan si Amelia So na hindi nasisiyahan sa panahong ito. Ngayon may isang problema, ito ay ang pagkakataon na mahulog sa gulo, at sinabi, "Amelia So, ikaw ang pinuno ng proyekto ngayon. Ilang araw na, hindi mo pa ito nalulutas. Magkasama ka buong araw. Nasasayang ba ang oras ng kasintahan sa opisina?" Panipi, si Shen Ling Yao ay madalas na pumupunta sa Amelia So sa mga nagdaang araw. Matapos malaman na ang maliit na prinsipe ng piano ay si George Han, kahit na binigay ni Shen Ling Yao ang ideya na tretuhin si George Han bilang asawa niya, kung tutuusin, matagal na niyang iniisip ito at gabi. At hindi niya ito binitawan sandali, kaya maaari lamang niyang hilingin kay Amelia So na magreklamo. Nang marinig ang mga salita ni Suyihan, tinaas ng kilay ang matandang babae at tinanong, "Amelia So, anong problema? Gumagawa ka ba ng iba pang mga bagay sa oras ng pagtatrabaho?" Panipi, si Amelia So ay napaka-responsable para sa kanyang trabaho, at si Shen Ling Yao ay napakabait din at hindi siya maaistorbo sa oras ng trabaho. Paniniram puri ang mga salita ni Suyihan. "Lola, nakatanggap ako ng mga kaibigan sa panahon ng tanghalian. Maaari mong tanungin ang akin, G, mga kasamahan sa kumpanya tungkol dito." Sinabi ni Amelia So. Si Suyihan ay hindi kumbinsido, ang pangyayaring ito ay hindi maaaring saktan si Amelia So, at mababago lamang ang iba pang mga paksa. "Gaano katagal ka naging isang responsableng tao? Nagpalit na ng kotse ang pamilya, ngunit bukod sa negosasyon ng kontrata, ano pa ang nagawa mo? Naisip mo na ba kung paano malutas ang napakalaking problema ngayon?" Sabi ni Suyihan, ang pagbabago ng kotse ni Amelia So ay kumalat na sa pamilya So. Ngunit maraming tao ang naiinggit sa kanilang likuran, at nang sabihin ito ni Suyihan, lahat ay nagalit. Ang kotse na iyon ay hindi murat daan-daang libo, talagang mayaman. Palitan ng mga kotse sa loob ng ilang araw. Mukhang ang pagbago ng mga silid ay magiging mabilis din. Panipi, kailan ka, mi mag-iimbite sa amin upang batiin ang bagong bahay? Ang mukha ng matandang ginang ay nakalubog na parang tubig.
Palagi niyang naramdaman na kahit na walang kinalaman sa kanya si Amelia Sue, tapat pa rin siya. At natigilan din ang matandang babae nang malaman niyang nagpalit ng kotse si Amelia Sue. Ngunit sa pag-iisip ng mga benepisyo na may hahatid ni Amelia Sue sa pamilya Sue, ang maliit na kita na ito ay wala. Kaya't wala siyang pakialam. Ngunit kung hindi malulutas ni Amelia Sue ang bagay na ito, ibang bagay ito. Amelia Sue, wala akong pakialam kung magkano ang pakinabang na makukuha mo sa kumpanya. Magpapalit ka man ng kotse o bahay, ayos lang, ngunit ang premise ay dapat mong gawin ng maayos ang iyong kasalukuyang trabaho, at dapat mong gawin ang lahat posible upang malutas ang lahat ng mga problema. Ang sabi ng matandang babae. Nababahala si Amelia Sue nang marinig ito. Hindi siya sakam para sa isang sentimo mula sa kumpanya. Ang kotse ay binili ni George Han. Ngunit kung sinabi niya ito, walang maniniwala sa kanya. Lola, huwag mag-alala, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Amelia Sue na nalulunod ang ulo. Sa oras na ito, tumayo si Harry Sue at sinabi ng matagumpay, Lola. Inaasahan kong hindi makitungo si Amelia Sue sa bagay na ito, kaya't hiniling ko sa isang tao na suriin ito. Alam ko rin kung sino ang sanhi ng insidente, ngunit Amelia Sue dahil ako ang taong namamahala sa proyekto. Hindi ko siya kayang panindigan at hayaan siyang magsalita. Panibi, Kabanata 24. Matapos marinig ang mga salita ni Harry Sue, ang mga kamag-anak ng pamilya Sue ay tumingin sa kanya na may paghanga. Si Harry ay may kakayahan pa rin malaman kung sino ang gumawa nito ng napakabilis. Oo naman, kailangan pa rin ni Harry gawin ito. Kung ang pamilya Sue na ito ay walang Harry, ang hinaharap ay mag-aalala. Panibi, Amelia, kailangan mong matuto ng higit pa kay Harry. Ang Chengsi Project ay walang kinalaman sa kanya, ngunit nagmamalasakit pa rin siya sa bagay na ito. Kailangan mong pasalamatan siya. Panibi, tumango ang matandang babae. Pinatunayan at sinabing, Harry, nakagawa ka ng magandang trabaho sa bagay na ito. Lola, bagaman hindi ako ang namamahala sa proyekto, apo ko kayo. Ang negosyo ng pamilyang Sue ay ang aking negosyo. Paano ko ito iiwan mag-isa? Matapos purihin, sinabi ni Harry Sue sa matandang ginang na nagkunwari. Amelia, dahil nalaman na ni Harry para sa iyo, maaari kang sumulong at pag-usapan ito. Kung hihingi siya ng pera, maaari siyang sumang-ayon dito sa loob ng 1,000,000. Ang sabi ng matandang babae. Sumagot si Amelia Sue, huwag mag-alala, Lola. Hahawakan ko ito ng maayos. Tama, ang mga mata ni Harry Sue ay napuno ng 1 ngiti, maliban kung siya ay hugasan at nakahiga sa kama ni Chenggang, kung hindi man, ang bagay na ito ay hindi madaling malutas. Magtatakda ako para sa iyo bukas, ang tiyak na oras at lugar, at ipapaalam ko sa iyo. Sinabi ni Harry Sue, matapos ang pagpupulong, si Amelia Sue ay bumalik sa opisina po. Noon ang mga hinaingat saan man upang sabihin na hindi niya kinuha ang kalahati ng pera mula sa kumpanya upang bilhin ang kotse, ngunit imposibleng ipaliwanag ng malinaw ang bagay na ito. At kahit sabihin nila ito, ituturing lamang nila ito bilang 1 biro. Sino ang maaaring maniwala na si George Hunt na naging miyembro ng pamilya ay kayang-kayang bayaran ng 1 Audi A6? At patungkol sa mga kasalukuyang kaguluhan, naramdaman din ni Amelia Sue na medyo kakaiba paano siya mabait na matulungan ni Harry Sue, dapat mayroong 1 bagay na nakakalito dito. Pagkatapos makakuha ng trabaho, dumating si George Han upang kunin si Amelia Sue tulad ng dati. Nang makita ni George Han ang malungkot na hitsura ni Amelia Sue, nagtataka siyang nagtanong, sino ang nagalit sa iyo? Sa pagpupulong ngayon, sinabi ni Sue Yihan na bumili ako ng kotse sa loob ng 1 araw mula sa pagiging taong namamahala. Inilahad niya na kinurakot ko ang pera ng kumpanya. Pati ang lola ko ay naisip din. Hindi ko ito maipaliwanag. Walang magawa na sinabi ni Amelia Sue. Anong kalokohan sa mga taong ito, ayos lang kung umutot sila. Sinabi ni George Han. Kahit na naintindihan ni Amelia Sue ang katotohanan ito, ang mga malupit na salita ay pumasok sa kanyang tainga at nais niyang tretuhin siya na parabang wala siyang naririnig. Paano ito magiging posible? Hindi mo narinig ang mga kamag-anak na nagsasabihin. G, magpapalit ako ng kotse sa loob ng 1 araw at magpapalit ako ng mga bahay sa lalong madaling panahon at tinanong mo rin ako kung kailan ko hihilingin sa kanila na batiin ang bagong bahay. Lalo tuloy nagalit si Amelia Sue. Siya ay inosente at patayo. Hindi siya kumuha ng anumang pera na hindi niya dapat kunin ngunit sinisiraan siya ngunit hindi niya maipaliwanag ito. Halos, gaanong sabi ni George Han. Ano ang darating? Nagulo ang ulo ni Amelia Sue at tiningnan si George Han. Ahem, ibig kong sabihin, dapat kang maging masaya. Sinabi ni George Han. Inilibot ni Amelia Sue ang kanyang mga mata. At napasubo sa kamatayan dahil sa kung gaano siya kasayahan. Sa pamamagitan ng paraan, ang 1 pangkat ng mga tao ay nagsanhi na maraming problema sa pamilyang Sue kamakailan at gamo. Ay din sila na maraming gulo sa lugar ng konstruksyon.
Tinanong ko ang isang kaibigan na suriin ako, ngunit walang nahanap, ngunit si Harry So ay nagpanggap na mabait. Sa pagpupulong, nalaman ko kung sino ang gumawa nito. Hayaan mo akong pag-usapan ito bukas. Sa palagay mo ba may isang bagay na nakakalito sa bagay na ito? Nagtanong si Amelia Su, at sinabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na dapat mayroong problema sa bagay na ito. Tama si Harry Su. Ang kanyang pag-uugali ay maswerte na hindi siya saktan, paano ito matutulungan sa kanya? Sumimangot si George Han. Narinig din niya ang tungkol dito. At tinanong si Lin Yong na magtanong tungkol dito. Inaresto pa niya ang dalawang tao at pinahirapan sila para sa pagtatanong, ngunit wala siyang tinanong. Ang iba pang partido ay malinaw na G. Kumawa ng isang mahusay na trabaho ng lihim na trabaho kung paano malalaman ni Harry Su. Kailan tayo mag-usap bukas? Tanong ni George Han. Malinaw na mayroong isang problema sa bagay na ito, kaya't hindi siya gaanong ginhawa na nag-iisa si Amelia Su. Hindi ko pa alam, aabisuhan ako ni Harry Su bukas. Hayaan mo akong maging katulong mo bukas at sumama sa iyo. Sinabi ni George Han. Sa bahay, si George Han ay nagluluto tulad ng dati, ngunit sa nakaraan ay mayroon lamang si George Han sa kusina. Kamakailan lamang makakatulong si Amelia So ng kaunti at subukang magprito ng ulam, ngunit ang mga pinggan ni Amelia So ay karaniwang hindi nakakarating sa mesa, sapagkat talagang hindi maganda ang paningin at napakadilim na hindi mo makita ang katawan ng pinggan. Sa sala, tinanong ni Lily Jiang si Wilson Su, Wilson. Napansin mo bang iba ang anak kong babae kamakailan? Panipi, makikita rin ni Wilson Su na si Amelia So ay hindi kailanman pumupunta sa kusina dati, at ang kanyang relasyon kay George Han ay tulad ng isang estranghero, ngunit ngayon, matutunan niyang tulungan si George Han at kausapin si George Han. Marami pa, marahil ay dahan-dahang tinatanggap siya ng aking anak. Sinabi ni Wilson Su, ito ang sagot na si Lily Jiang ay nag-aatubili na marinig. Pinilipit niya si Wilson Su at sinabing tanggapin ang isang umot o. Posible bang ang aking anak na babae ay manatili kasama ang wimp na ito sa buong buhay? Panipi, si Wilson Su mismo ay isang walang silbi na tao, kaya't hindi talaga siya kwalipikadong magbigay ng puna kay George Han, at ang sitwasyong ito ay isang magandang bagay sa paningin ni Wilson Su. Nang walang diborsyo, ang matandang ginang ay hindi magagalit tungkol sa bagay na ito. Ano ang mahalaga? Gayunpaman, ngayon ang aming anak na babae ay nangangako. Hindi mahalaga kung magpapalaki kami ng isang pagkabagsak sa bahay. Walang pakialam na sinabi ni Wilson Su. Tumingin si Lily Jiang kay Wilson Su at sinabi, nasa bahay ako at hindi ka sapat, kaya't kailangan ko ng isa pa. Alam mo ba kung paano lihim na pinag-uusapan ng pamilya ng aking ina tungkol sa akin? Panipi, inilipat ni Wilson So ang kanyang puwit ng hindi maganda. Sinabi, ang pamilya ng ay. Yung ina ay lahat ng mga mahaba ang wika, huwag lamang makinig sa kanilang sinabi, at ngayon si Amelia ay tumataas, pipilitin mo ba siyang makipaghiwalay? Alam ito na matandang babae, maaari mo ba kaming pakawalan? Panipi, bamaantong hininga si Lily Jiang. Ang pinakamalaking balakid sa bagay na ito ay ang matandang ginang. Kung hindi siya sumasang-ayon, walang maglakas loob na tawagan ang mga kuha. Bukod dito, sa wakas ay nakakuha si Amelia So ng posisyon sa kumpanya, at ang diborsyo sa pagkakataong ito ay malinaw na imposible. Isang taon, nakikita ko kung ano ang magagawa niya pagkalipas ng isang taon. Sinabi ni Lily Jiang, anong taon? Si Wilson So ay tumingin kay Lily Jiang na kaay na hinala. Wala yon, maliit na bagay. Mapanghamong sabi ni Lily Jiang. Hindi niya iniisip na maaring ma. Why magawa si George Han sa loob ng isang taon? Ngayon ay hindi siya gumagawa ng gawaing bahay sa bahay, mayroon lamang maraming madadala si Lily Jiang upang makaalis sa trabaho araw-araw. Posible bang ang counter ay ma-counter-attack pa rin? Hindi ito pinaniwalaan ni Lily Jiang. Nga pala, bababa na tayo. Sa nagdaang ilang araw, may isa pang Audi, at ito rin ay isang bagong kotse. Alam mo ba kung sino ito? Huminto ka sa amin. Nagduda si Lily Jiang. Wala pa akong nakitang bumili ng bagong kotse dati. Bakit ko lang ito binili sa sarili kong bahay at kumuha ako ng isa pang kotse? Gayon din, sa sandaling binuksan ko ang maling pinto. Pareho sa mga ito ay mga bagong hindi lisensyang kotse na nakalilito sa akin, ngunit hindi ko alam kung sino ang nagmamay-ari nito. Panipi, casual na tinanong lamang ni Lily Jiang. Nang hindi na hinuhukay pa ito. Pagkatapos ng hapunan, nanguna si George Han sa pagligo. Pagkatapos puna ng tubig sa bathtub. Sa oras na ito, si Amelia So ay nagtrabaho ng napakahirap. Kaya't siya ay naliligo sa isang bubble upang makapagpahinga. Matapos mahiga sa sahig ng mas mababa sa kalahating oras, bumalik si Amelia So sa silid matapos maligo. Ang puting niyebe na puti. Nang banyo ay nakabalot sa isang tubo na pangitaas na damit mahinang na inilantad ang isang kailaliman. Ang kristal na patak ng tubig sa balat ay nakikita ng mata.
Ito ay tulad ng isang magandang roll ng water lotus. Pinanood ni George Han ang kanyang ilong, binantayan ng kanyang ilong ang kanyang puso, ang panahon ay pumasok sa kalagitnaan ng kalagitnaan, at ito ay isa pang mahirap na araw. Si Shen Ling Yao ay muling lumapit sa akin ngayon at sinabi na nais kanyang agawin mula sa akin. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Amelia Su kay George Han matapos maglagay ng maskara. Hindi tumawa o umiyak si George Han. Hindi niya akalaing ang mga hindi sinasadyang pagkilos ay magiging sanhi ng gayong mga kahihinatnan. Siyempre, biro lang ang mga sinabi ni Shen Ling Yao. Nagbibiro lang siya, sinabi ni George Han. Siyempre ito ay isang biro, umaasa ka pa ba na totoo ito? Halatang nagbago ang tono ni Amelia Su. Ngumiti si George Han at sinabing, ang panahon ay tila naging malamig kamakailan. Hindi, sa tingin ko napakainit. Kung naramdaman mong malamig, pumunta sa sofa. Sinabi ni Amelia Su, tiningnan ni George Han ang magagandang mga binti na nakahiga sa kama, alam na ang napalampas. Na pagkakataon ay kailangan gawing mahabang panahon, binago ang usapan, at sinabi, hinala ko na ang mga kaguluhan kamakailan ng pamilya So ay nauugnay kay Harry Su. Kahit na si Lin Yong ay hindi inimbestigahan ang bagay na ito. Malalaman ni Harry Su na ito ay isang kapintasan sa sarili nito. Naisip ito ni George Han, at ang tanging posibilidad na nagawa ito ni Harry Su. Hindi, bagaman hindi siya nasiyahan sa akin. Wala siyang gagawa upang saktan ang pamilyang Su. Kung alam ito ni Lola, hindi na siya magtatapos. Nagtatakang sabi ni Amelia Su. Malamig na ngumiti si George Han at sinabi, tama ba? Malalaman ko bukas. Panipi, Kabanata 25. Nang gabing iyon, nagkita si Harry Su at Cheng Gang. Tuwang-tuwa si Cheng Gang na nais ni Amelia Su na humarap upang talakayin ang bagay na ito sa kanyang sarili. 3 taon na ang nakalilipas, si George Han ay hindi nakapasok sa pamilya ni Zuzu. Ang lalaking humabol kay Amelia Su ay tulad ng isang cross cart na tumawid sa ilog. Hindi mabilang na mga tao ang nais na halikan si Fang Ze. Ito ang dahilan kung bakit ang kasal ng pamilya Su ay naging isang pangamoy sa Quanyin City. Sigaw ng desperadong lalaki. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang samaway kay George Han sa pagkain ng swan meat. Ngayon na mayroong isang pagkakataon na mapataob kay Amelia Su, at si Amelia Su ay hindi kailanman naantig ni George Han, paanong hindi nasasabik si Cheng Gang. Mabuting trabaho ang ginawa mo sa bagay na ito. Kung mayroon kang anumang problema sa hinaharap, kahit na lumapit ka sa akin, tiyak na tutulungan kita na malutas ito. Sinabi ni Cheng Gang. Ang mga mata ni Harry Su ay malas hanggat naayos si Amelia Su, anong kaguluhan ang mayroon pa siya. Sa buong pamilya ng Su, walang sino man ang maaaring makipagkompetensya sa kanya para sa posisyon ng chairman. Sa pag-iisip ng matagumpay na hitsura ni Amelia Su bilang pinuno ng proyekto kamakailan, nawala ang galit ni Harry Su, at pinalitan niya ang mga kotse, talagang walang kamalayan sa tagpo. Kapatid na Gang, mayroon akong malupit na pakiusap. Sinabi ni Harry Su, sabihin, naisip mo bang ipaalam sa iba ang tungkol sa relasyon ni Amelia Su sa iyo? Tanong ni Harry Su, nagulat si Cheng Gang, at agad na naintindihan ang ibig sabihin ni Harry Su. Sinabi, sinusubukan mo ba akong gamitin upang paalisin si Amelia Su palabas ng pamilya Su upang ang reputasyon ni Amelia Su ay ganap na masira? Nang makita ang ekspresyon ni Cheng Gang na medyo seryoso, napalunok si Harry Su at takot na sinabi, kung ayaw ni Brother Gang, mag-iisip ako ng iba pang mga paraan. Ha ha ha! Tinapik ni Cheng Gang ang balikat ni Harry Su at sinabing, bakit ayaw mo, nais kong malaman ng lahat na ako ay nasa Amelia Su, ito ang kaluwalhatian at makikita ito ng malambot na tao ni George Han. Narito, ang babaeng hindi niya mahawakan sa kanyang mga kamay ay napaka-showy sa ilalim ng aking crotch. Panipi, huwag mag-alala tungkol sa paglantad nito. Si Amelia So ay ganap na kilalang kilala sa Basin City. Maaaring hindi niya handa na hayaang itaas siya ni Lao So at paglangkuran si Lao So bilang isang kanaryo. Panipi, mahinang ngumiti si Harry So at sinabi, kapatid na Gang, pagkatapos ay gagawin ko ang gusto mo. Pagkatapos bukas, tiyak na maraming mga kalalakihan na inggit sa iyo. Si Amelia So ay isang magandang babae. Panipi, dinilaan ni Cheng Gang ang kanyang labi, tila hindi siya makapaghintay. Kinabukasan, dumating si Harry Su sa opisina ni Amelia Su. Ang oras at lugar ay naitakda na. Sa wakas nakipag-ugnay na ako sa tao. Huwag kang umatras. Kung ang bagay na ito ay hindi mahusay na hawakan, dapat mong malaman kung ano ang mangyayari sa lola. Sinabi ni Harry Su kay Amelia Su, iniisip na si Amelia Su ay magiging ganap ngayong gabi. Sa kanyang pagkasira at katanyagan, sa wak, as ay makakalabas siya ng buong pamilya Su. Nag-iingat si Amelia Su sa kabaitan ni Harry Su, at binanggit ni George Han ang pangyayaring ito kagabi na malamang na ito ay naiugnay kay Harry Su, kaya
Pang maiwasan na mailantad ang kanyang mga paa, walang baliwala lamang na tumugon si Amelia Sue, huwag kang mag-alala, ako pupunta at malulutas ito. Ang gulo kong nais mong makita ang aking mga biro sa bagay na ito, maaari kang mabaygo. Panipi, nabigo, si Harry Sue ay nanunuya, hindi siya mabibigo, marami pa ring magagandang palabas na naghihintay na makita. Naisip pa niya na pagkatapos na mailantad ang mga gawain ni Amelia Sue. Ang libo-libong mga tao sa Basin City ay tinanggihan ito, at ang biyaya ng pamilya Sue ay naputol. Sa oras na iyon, si Amelia Sue ay isang lumulungkot na aso, at ang pamilya Sue ay hindi maghintay na makita siya. Ang buong Basin City ay tretuhin siya bilang isang cell asterisk T. At walang silbi si George Han. Magiging object ng panlilibak sa National Game City. Hindi niya hinawa, kanang asawa na 3 taon ng kasal, ngunit napunta siya sa kama ni Cheng Gang. Ang ganyang insulto, hindi ko alam kung katanggap-tanggap ang panlalait. Huwag malit, naiinip siya. Pagkaalis ni Harry Sue sa opisina, tinawag ni Amelia Sue si George Han at sinabi kay George Han ang oras at address. Sa isang suburban farmhouse, malinaw na mapanlin lang na pag-usapan ang mga bagay sa ganoong lugar. Tinawagan ni George Han si Lin Yong at tinanong siyang magpaayos. Hindi mahalaga kung sino ang iba pang partido ngayong gabi. Si George Han ay magsisisi sa kanya sa paggawa nito. Ilang sandali, matapos na bumalik si Harry Sue sa kanyang tanggapan, lumitaw na baliw si Sue Yi Han. Anong ginagawa mo? Tanong ni Harry Sue. Hindi masyadong naintindihan ni Sue Yi Han kung bakit nais ng Harry Sue na tulungan si Amelia Sue sa bagay na ito. Sa gayong magandang pagkakataon, hindi man niya nakuha ang pagkakataong mahulog sa gulo. Harry, naguguluhan ka ba? Bakit mo nais tulungan si Amelia Sue? Tanong ni Sue Yi Han. Ngumiti si Harry Sue at sumandal sa likuran ng upuan at sinabing, napakakatalino mong tao, bakit ka nalilito sa bagay na ito? Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Sue Yi Han si Harry Sue na naguguluhan. Sa tingin mo talaga tutulungan ko siya? Ibig mong sabihin, ito ba ay isang bitag? Tanong ni Sue Yi Han. Nag-isip sandali si Harry Sue, isinasaalang-alang din ni Sue Yi Han si Amelia Sue bilang isang kaaway. Kahit na ipaalam niya sa kanya ang tungkol dito, hindi niya masabi sa iba pa. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang taong gumugulo sa pamilyang Sue ay isang kakilala ko at iniutos ko. Sinabi ni Harry Sue, narinig ito ni Sue Yi Han at gulat na tiningnan si Harry Sue, in order mo ito. Kung alam ni Lola ang tungkol dito, hindi ka bibitawan ni Lola. Panipi, paano malalaman ni Lola? Naniniwala akong sasabihin mo sa iyo ang tungkol dito. Bukod dito, pagkatapos ngayon, si Amelia Sue ay ganap na masisira. Nang walang anumang karagdagang paliwanag, palalayasin siya ni Lola sa bahay ni Sue. Sinabi ni Harry Sue, sa kabutihang palad, ang masamang hininga na ito sa wakas ay nakahanap ng pagkakataong maglabas. Bukod dito, pagkatapos na itaboy si Amelia Sue mula sa pamilya Sue, natural. Na siya ay maaaring maging pinuno ng proyekto ng Cheng Si, pinatay ang 2 ibon gamit ang 1 bato. Ano ang nangyayari, huwag ibenta ito, sabihin sa akin ng mabilis. Walang pasensya na sabi ni Sue Yi Han. Cheng Gang, narinig mo na ito, Cheng Gang. Hindi ba yan ang figure sa kulay abo na lugar ng Basin City? Panipi, umibig siya kay Amelia Sue. Hanggat nagpapakita si Amelia Sue ngayong gabi, hindi siya makakatakas sa mga kuko ni Cheng Gang. At sinabi ko sa kanya, pagkatapos na bagbog sa kanya si Amelia Sue, ilalantad ng buong lungsod ang bagay na ito. Panipi, lumaki ang bibig ni Sue Yi Han, tulala. Ang Cheng Gang ay malapit na magkaroon ng isang relasyon kay Amelia Sue. At ang bagay na ito ay dapat na mailantad. Napakalaking balita iyan. Si Amelia Sue ay may asawa na babae, ngunit nakatulog siya kasama si Cheng Gang. Ito ay hindi sapat upang maging sanhi ng isang pangamoy sa Basin City. Hahaha, tinaak pa ni Sue Yi Han ang kanyang bibig at tumawa. Sinabi, kung alam ni Lola na pin. Apahiya ni Amelia Sue ang aming pamilya Sue, siya ay palalayasin lamang mula sa pamilya Sue. Oo, ito ang plano ko, sapat na perpekto, pagmamalaki ni Harry Sue. Tumango si Sue Yi Han bilang pagsang-ayon. Bagaman ito ay medyo nakakalason. Ito ay isang nakamamatay na suntok kay Amelia Sue, at hindi lamang siya mapalayas sa pamilya Sue. Walang lugar para sa kanya sa buong Cloud City mula ngayon. Pagganti, ito ang paghihiganti. Talagang ipinadala ako ni Amelia Sue sa site ng konstruksyon upang siyasatin at talagang itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang kalakal. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya bukas. Ninis siya ni Sue Yi Han. Ang bagay na gusto kong makita ay ang mukha ni George Han. Matapos ang 3 taon ng kawalang silbi, ang kanyang asawa ay kinulit ng iba. Dapat ay hindi komportable. Sinabi ni Harry Sue na may hitsura ng pagnanasa.
Si Suyihan ay naiipit ang sulok ng kanyang bibig at sinabi, ito ay isang pag-aaksaya, kahit na ipaalam ito sa kanya, naglakas loob ba siyang guluhin si Cheng Gang? Sobrang pinahahalagahan mo talaga siya. Sayang lang. Ang dalawang salitang Cheng Gang ay maaaring takutin siya hanggang sa tuhod. Ang paghihiganti ay isang bagay na naglakas loob na gawin ng isang tunay na tao at hindi siya isang tao. Panipi, nang hapong iyon, dumating si George Han upang kunin si Amelia Su mula sa pagbaba ng trabaho tulad ng dati, ngunit nang siya ay dumating sa komisaryo. Nalaman niya na ang komisaryo ay sarado ngayon. Sa nagdaang tatlong taon, si George Han ay nagtatrabaho ng husto at ang komisaryo ay hindi kailanman nagsara. Posible bang may gawin ang boss ngayon? Hindi iniisip ng husto ni George Han. Normal na buksan ang pinto upang magnegosyo at isara ang pinto paminsan-minsan. Matapos matanggap si Amelia Su, si George Han ay di direktang nagmaneho patungo sa bahay bukid sa mga suburb. Si Amelia Su ay medyo nag-alala at tinanong si George Han, George, walang mangyayari, di ba? Palagi kong nararamdaman na may isang bagay na hindi tama ngayon. Na para bang may mangyayari? Panipi, huwag kang mag-alala, walang makakasakit sa iyo kasama ko. Gaanong sinabi ni George Han na may isang hindi mahahalatang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Matapos pakinggan ang mga salita ni George Han, medyo gaman ang loob ni Amelia Su, tila hanggat nandyan siya, malulutas ang lahat ng mapanganib na mga kadahilanan ng kawalang tatag. Pagdating sa farmhouse, may naghihintay na sa pintuan. Sa unang tingin, hindi sila mabubuting tao, masasamang espirito, dragon at phoenix. Kabanata 26. Kapatid na gang, ang mga tao ay narito. Nasa restaurant, ang isa sa mga kalalakihan ay tumakbo hanggang sa Cheng Gang. Si Cheng Gang, na kumatok sa mga mani, nagpaliwanag ng kanyang mga mata, pumalakpak, at sinabing, si Mei Zhao Niang ay sa wakas ay narito. Kailangan ko siyang makilala ng personal. Kapatid na gang, may kasamang lalaki, paalala ng kanyang nasasakupan. Lalaki, si Cheng Gang ay nakapos, pagkatapos ay tumawa, at sinabi, hindi naman nawala ang scumbag. Pinahiya ng lalaking iyon ang aming tao. Kung maglakas loob siyang lumapit, papayagan ko siyang lumuhad ngayon. Sila ay aalis na. Sina George Han at Amelia Su ay dinala sa restaurant. Ang mga panonibik na mata ni Cheng Gang ay damaloy kay Amelia Su. Napanganga niya talaga. Hindi ko alam kung ano ito. Pagkatapos matulog. Pagtingin ulit kay George Han, nagbiro si Cheng Gang, this is ang aking asawa, si George Han. Sinabi ni Amelia Su. Pagkalabas ng salitang ito, tawa ng tawa ang lahat kasama ang Cheng Gang, kailangang sabihin. Tunay na malakas ang reputasyon ni George Han. At halos walang nakakaalam nito sa Basin City. Sock tusk tusk, mukhang disente, paano ka magiging basura, hindi ka magiging isang eunuch. Pang-aasar ni Cheng Gang. Kapatid na gang, pinahiya ng taong ito ang aming tao, hayaan mo akong magturo sa kanya ng isang aralin. Titingnan ko kung makukuha niya ang aking suntok. This kind of mahinang manok, gumagamit lang ako ng isang kamay. Pwedeng magawa. Kinawian ni Cheng Gang ang kanyang kamay habang tinitignan ang pangkat ng galit na maliliit na kapatid. Sinabi, ano ang ginagawa mo, mahiyain ang mga tao, huwag takutin ang mga tao. Kung sakaling makakuha ka ng pagpipigil sa ihi, ang pangyayari ay napakapangit. Ha ha ha, may isang muling dagandong ng tawa. Napangisi si Amelia Su. Sinabi kay Cheng Gang, hinahanap kit. Upang talakayin ang mga usapin sa negosyo, hindi para mapahiya mo ang aking asawa. Kaya, pag-usapan ang tungkol sa negosyo, pag-usapan muna natin. Umupo si Cheng Gang sa kanyang kinauupuan at tumigil sa pagtingin kay George Han. Sapagkat ang uri ng kawalang silbi na ito ay hindi gaanong pansin. Paano mo handang guluhin ang pamilya ni Su? Tanong ni Amelia Su. Si Cheng Gang ay nagbalat ng isang peanut, itinapon sa kanyang bibig. At sinabi, bueno, humihingi lang ako ng pera, at nagbibigay ako ng 1 billion sa iyo. Hindi lamang ako magugulo sa pamilyang Su, ngunit protektahan din kita. Paano kung, panipi, bilyon-bilyon. Ang mukha ni Amelia Su ay nagbago, at ang kabuoang mga pag-aari ng pamilya Su ay hindi gaanong-gaanong. Malakas ang pagsasalita niya, halatang walang usapan. Bakit wala ang pamilya Su para sa iyo? Ano sa lupa ang nais mong gawin, ang pamilya Su ay walang sama ng loob sa iyo, bakit mo kami tina-target? Sinabi ni Amelia Su, ano, gumugulo ako para sa iyo. Kailangan kong bigyan ka ng 1 dahilan. Ano ang pamilya Su? Nakasimangot si Cheng Gang, nakatingin kay Amelia Su na may hindi masayang ekspresyon. Huminga ng malalim si Amelia Su, sinubukang kalmihan ang kanyang emosyon. At sinabing, hinahanap kita ng taos puso, at inaasahan kong maipakita mo ang iyong katapatan. N. Tumango si Cheng Gang at sinabi, narito ang isang maganda ang silid. Humiling A. Ko sa sino mang maglagay para sa iyo ng tubig na paligon.
Kung ikaw ay taos puso, nakasalalay sa kung handa kang pumunta sa silid. Panipi. Nang marinig ito, namumutla si Amelia Su sa isang iglap, at hindi niya inaasahan na iminungkahi ito ni Cheng Gang. Hindi makatuwir ang kahilingan. Cheng Gang, hindi mo matarget ang Su family ng walang dahilan. May isang taong palihim na nag-uudyok sa bagay na ito. Tanong ni George Han. Anong uri ka ng bagay, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong kausapin? Si Cheng Gang ay tumingin kay George Han na may kasuyaan, at sinabi, nilinaw ko ito. Kung nais mong malutas ang bagay na ito, kailangan pakawalan ako ng iyong asawa, gaano ka walang silbi, naglakas loob ka ba na sabihin wala? Panipi, sa sandaling bumagsak ang boses ni Cheng Gang, ang maliliit n. A kapatid sa likuran ng bawat isa ay sumulong, mukhang isang hadlang kay George Han. Si Amelia So ay nagulat sa eksenang ito at walang malay na nagtago sa likuran ni George Han. Ang pagtatago sa likod ng wimp na ito, maaari kanyang protektahan. Sundan mo ako si Cheng Gang sa Basin City. Tinatakpan kita, walang ganap na naglakas loob na hawakan ang iyong buhok. Sinabi ni Cheng Gang, Ma, higpit na dinaikit ni Amelia So ang mga damit ni George Han at ang bahay bukid ay mula sa Cheng Gang. Halatang huli na para sa kanila na tumakbo. Pakawalin mo ako, bibigyan kita ng mas maraming pera hanggat gusto mo. Sinabi ni Amelia So, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Mula nang pumasok ka sa bahay bukid na ito, nakalaan ka na nadalhin ako. Gusto kong umalis. Walang pintuan. Hinukay ni Cheng Gang ang kanyang tainga at tinanong ang maliit na kapatid, paano mo nasabit rebel laban sa isang bagay o ano? Dahil hindi mo mapigilan, pagkatapos ay alamin mong tangkilikin ito. Oo. Nakangiting tiningnan ni Cheng Gang si Amelia So at sinabing, alamin mong mag-enjoy. Matapos ang tatlong taong pagsasama, para kang isang balo, hindi ko pa natitikman kung ano ang maging lalaki. Pinasaya kita ngayon at nasiyahan ka. Sa pagkakataong ito, si George Han ay puno na ng pamamaslang na hangarin at direktang umupo sa harap ng Cheng Gang. Nang makita ang sitwasyong ito, sumabo. Kagad ang isang nakababatang kapatid, wala kang silbi, kwalipikado ka ring umupo sa harap ni Brother Gang. Bilang, kagad ng pagbagsak ng boses, ang kamao at hangin ay sumirit patungo sa mukha ni George Han. Isang nagyayelong ngiti ang nakabalangka sa sulok ng bibig ni George Han, banayad na inunat ni Yun Dan Feng ang kanyang kamay, at direktang hinawakan ang nagbabanta na kamao. Ang mga kam, aw ay natapos sa isang bigla ang pagtatapos, at ang lalaki ay nagulat. Sa hindi inaasahan, napakadali ni George Han na mahuli ang kanyang kamao. Bago kumalala ang oras upang sumalamin sa kanya, si George Han ay sumugod bigla. At ang lalaki ay umatras ng 12-12 ng mga hakbang at nahulog sa lupa. Ito. F**k, wala bang silbi na ito? Paano ito posible? Hindi ba siya sayang? Lumaki na si Amelia So gamit ang kanyang bibig. Nakita lang niya si George Han na binubuli at nagbitiw sa tungkulin. Hindi ko pa nakikita si George Han na mayroon pa ring napakalakas na panig at laking gulat niya. George Han, alam mo bang ito ang lupain ni Lao Su, ang taong nanakit sa akin, ayokong umalis dito ng buhay. Napangisi si Cheng Gang at sinabi, kahit na ang lakas ni George Han ay nagulat sa kanya, ngunit sasabihin kong natatakot ako. Hindi ko ito mapag-usapan, kung tutuusin, mayroon siyang sapat na mga tao upang lumaban muli. Ang dalawang kamaoba ay higit sa apat na kamay. Bigyan ka ng pi, agkakataon na ipaliwanag ng malinaw ang bagay na ito, at ililigtas kita para sa iyong buhay. Gaanong sabi ni George Han? Ha. Si Cheng Gang ay tumingin kay George Han ng masungit, UF**king joking with me. Tingnan ang mga taong nasa paligid mo, ngunit lahat sila ay mga lalaki ko. Hinayaan kitang mamatay. Mabubuhay ka ba? Nagbabanta sa akin ng walang takot. Panipi. Oh, pagkatapos tingnan mo ulit ito. Sinabi ni George Han. Mayroong isang serye ng mabilis na mga yapak, daan-daang mga tao ang nagsisiksik mula sa lahat ng direksyon at agad na masikip ang restaurant. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Cheng Gang. Ang mga taong ito ay hindi panauhin ngayon. Paano ito nangyari? Sa oras na ito, si Lin Yong ay naglakad palabas ng karamihan. Nang malinaw na nakita ni Cheng Gang si Lin Yong, malamig niyang tinanong, Lin Yong, ano ang ibig mong sabihin, ito ang iyong mga tao? Cheng Gang, nakakatawa yung utak ng F**king, kahit sinong mga ngahas na pukawin, mahinang sabi ni Lin Yong. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Cheng Gang kay Lin Yong sa isang tuliro. Maaari bang makipagkunwari ang taong ito sa pamilya Su? Ngunit halatang nakikipagtulungan sa kanya si Harry Su. Kung lumipat ang pamilya Su, paano hindi malalaman ni Harry Su? Naglakad si Lin Yong sa tagiliran ni George Han. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni George Han, ibalik ang aking asawa sa kotse. Hinawakan ni Amelia Su ang mga damit ni George Han at tumanggi na pakawalin sila. Tuluyan siyang natigilan.
Bakit napakaraming tao ang biglang lumabas ulit? Sino sila? Para saan ito? Hintayin mo ako sa sasakyan. Malapit na ako. Sinabi ni George Han. Kinagat ni Amelia So ang ibabang labi at tumanggi na kumalas. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, hindi ka ba naniniwala sa akin? Naririnig ang pangungusap na ito. Pinabayaan lang ni Amelia So si George Han. Pagkaalis ni Amelia So, magalang na nagtanong si Lin Yong, kapatid na 3,000, paano mo makitungo sa Chenggang? Tumawa bigla si Chenggang. At tumawa pa rin ng malakas at sinabing, Lin Yong, baliw ka ba't talagang tinawag mo siyang kapatid, ikaw ay kasama ko rin na tao, hindi mo ba alam na siya ang basurang manugang ng pamilyang Su? Panipi, hindi tumuwid ang katawan ni Lin Yong, tinaas lang ang ulo at ninisyon. Sinabi niya, Chenggang, alam mo ba kung paano sumulat ng mga patay na salita? Walang pakialam si Chenggang. Bagaman maraming tao si Lin Yong. Naglakas loob ba si Lin Yong na ilipat siya? Kung maglakas loob ka, lumipat ka sana. Lin Yong, hindi mo ba ako tinatakot, hindi ko alam na may isang tao na tinatanggap ko. Kung mayroon akong mahaba at 2 pagkukulang, hindi ka magtatapos ng maayos. Pinapayuhan ko kayo, huwag maging nosy, ito ang negosyo ni Lao Su. Naiinis na sabi ni Chenggang. Kabanata 27, noong nakaraan. Hindi naglakas loob si Lin Yong na ilipat ang Chenggang. Nang walang utos ni George Han at dahil may kaunting background si Chenggang, inilipat niya ang kanyang buong katawan. Nang walang proteksyon ni George Han, maaari pa rin patayin ni Lin Yong si Chenggang, hindi siya nakatakas sa singil. Ngunit ngayon naiiba ito, pupunta sa Magulong Basin City si George Han. Iniwan ni Lin Yong ang lahat ng kanyang pagsasaalang-alang sa likuran niya. Naniniwala siya na ang kakayahan ni George Han ay tinanggihan ng 1,000,000 mga tao ng Basin City, ngunit alam ni Lin Yong na ang kanyang manugang ay hindi maliit na tao. Huminto sa pagsasalita si Lin Yong dahil hindi siya kwalipikadong magsalita dito. Nang makita ni Chenggang na hindi nagsasalita si Lin Yong, naisip niyang natakot siya. At may pagmamalaking sinabi, Lin Yong. Dahil alam ko na may background si Lao Su, kung hindi ko kayo ilalabas, kailangan ba kitang paluan? Panipi, tumayo bigla si George Han sa oras na ito at naglakad papunta sa Chenggang. Nakita ang kasanayan ni George Han, binawi ni Chenggang ang 2 hakbang ng walang malay at tinanong ng mapagbantay, ano ang gusto mong gawin? M. Araming mga nasasakupan ang nakatayo sa harap ng Chenggang na mukhang handa na silang pumunta. Si George Han ay patuloy na naglalakad at namuna ang mga tauhan ni Chenggang. Ngunit walang makapanatili sa tulan ni George Han. Kahit na para sa isang segundo. Sa pagtingin sa hindi mapipigilan na si George Han, pinagalitan ni Chenggang sa kanyang puso na ang F**king bastard na nagsabing walang silbi si George Han. Kung ang kanyang husay ay walang silbi, hindi ba lahat ng syudad ng Cloud lahat na sayang? Marami sa kanyang mga nasasakupan ng natamba sa lupa at humagulol. Sinabi ni Chenggang kay George Han na may maputlang mukha, si George Han, kumpara sa aking backstage, ang pamilyang So ay isang 3 gulang na bata. Pinapayuhan kita. Tuldok panipi. Bago siya matapos magsalita, si naantok ni George Han si Chenggang sa pintuan. Sa pagbulwak ng nosebleeds, tinaakpan ng Chenggang ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at napasigaw sa sakit. Kung ang tanawin na ito ay nakita ng pamilya Su, lahat sila ay nanlaki ang kanilang mga mata at hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang pangunawa, si George Han ay isang taong walang silbi na hindi mapigilan o mapag-alitan. Paano ito napakalakas? Sa oras na ito, pinaghihinalaan pa ni Chenggang na ang George Han na nasa harap niya ay hindi ang parehong tao tulad ng George Han na binanggit ng labas ng mundo. Sa loob ng 3 buong taon, ang manugang ni Su Jiezui na si George Han ay bumili ng gulay, pagluluto, at paghuhugas ng damit. Paano ito napakahirap? May nagturo ba sa iyo sa likod ng mga eksena sa bagay na ito? Tanong ni George Han. Humiling si Chenggang at sinabi ng falter, George Han, may kakayahan kang pumatay sa akin, kung hindi, bukas ay ang iyong bangkay. Tawagin mo ako hanggang sa masabi mo ito. Bumalik si George Han sa kanyang kinauupuan at sinabi kay Lin Yong. Tinaas ni Lin Yong ang kanyang kamay at ilang tao ang lumakad patungong Chenggang, sinuntok at sinisipa. Ang mga nasasakupan ni Chenggang ay natakot at bobo na. Napatingin sila kay Chenggang na binugbog at kay George Han na may isang walang malasakit na ekspresyon. Wala ba talaga siyang silbi? Kaninong mga alingaungaw ang lumabas sa balita? Paano magkakaroon ng napakalakas na pamamaraan para sa mga walang silbi? Lin Yong, mangyaring tandaan kay Lao Su na hindi ka maaaring magulo sa aking backstage. Lin Yong, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ko? Kung hahayaan mong tumigil sila, hindi ko na kailangang ituloy. Panipi, ako, sinabi ko. Huwag ka nang tumawag. Panipi, ang matigas na ugali ni Chenggang ay hindi pa rin makatiis sa sakit ng laman at nakompromiso siya ng mas mababa sa 2 minuto.
Malamig na ngumiti si Lin Yong at sinabing, hindi mo kailangang tiisin ang hirap kung sinabi mo ito ng mas maaga, bakit abala? Si Cheng Gang ay tumingin kay Lin Yong ng malaswang mga mata at sinabing, Lin Yong, natatakot ka ba na magayos ako ng mga account pagkatapos ng autumn? Si Wawai. Ong ay kumaway ng kanyang kamay nang walang pakialam at sinabi, kung may pagkakataon ka, maaari kang lumapit sa akin, natatakot akong hindi ka magkaroon ng pagkakataon. Pag-usapan natin ang tungko, Elsa kung sino ang nagpaplano nito sa likod ng mga eksena nang hindi nag-iiwan ng isang salita na may kaunting pagtatago. Hayaan ang iyong backstage na matulungan kang makolekta ang katawan. Malamig na sabi ni George Han. Hindi natakot si Cheng Gang kay Lin Yong, ngunit may kakaibang pakiramdam siya. Natatakot siya kay George Han na parang mas nakakatakot si George Han kaysa kay Lin Yong. Matapos ang isang panginginig, sinabi ni Cheng Gang, para sa pamilyang Su, ito ang ideya ni Harry Su, at lumapit siya sa akin. Harry Su, siya talaga yon. Nahulaan ni George Han na ang bagay na ito ay nauugnay kay Harry Su. Kung hindi man paano niya matutulungan si Amelia Su ng mabait. Meron pa, patuloy na tanong ni George Han. Ibinaba ni Cheng Gang ang kanyang ulo ng walang malay. Dahil, hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso kay George Han, ano ang mangyayari sa plano ni Amelia Su kung alam ito ni George Han. Hindi siya naglakas loob na mag-isip. Kung hindi mo sabihin ito, magpatuloy ka lang sa paglalaro. Sinabi ko, sinabi ko. Sinabi ni Cheng Gang sa isang nababagabag na tono, nais din ni Harry Su na magkaroon ako ng relasyon kay Amelia Su, at pagkatapos ay ilantad ang pangyayaring ito sa Basin City. Nais niyang gamitin ang pangyayaring ito upang paalisin si Amelia Su palabas ng pamilya Su. Panipi, George clenched his fists bigla. Para lamang ito sa proyekto sa West City. Maaaring bitawan ni George Han si Harry Su, ngunit ginamit niya ang kanyang saloobin kay Amelia Su na isang malaking krimen. Ang mga kaliskis ay hindi mahipo. Hindi pinayagan ni George Han ang anumang makakasakit kay Amelia Su. Isara mo na. Sa likod ng tatlong salitang ito, umalis si George Han sa restaurant. Sumuko si Cheng Gang sa pagkagalit sa kanya, ngunit pagkatapos ng ilang kamao, huminahon siya. Bumalik sa parking lot, kinabahan si Amelia Su sa kotse. Matapos makita si George Han, hindi na siya makapaghintay na makalabas ng kotse. 3,000. Kumusta ka? Okay ka lang? Si Amelia Su ay tumingin kay George Han na kinakabahan, tumingin sa itaas at pababa, at guminhawa upang kumpirmahin na si George Han ay wala ring nasugatan. Okay lang. Nakangiting sinabi ni George Han, hindi inaasahan. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Agad na namula si Amelia Su nang marinig niya ang mga salitang ito, binawi ang dalawang hakbang at sinabing, ako, natatakot lang ako na mag-aksaya ng gasto sa medisina. Tumanggaw si George Han, hindi sinisiyasat ang bagay na ito, at sinabi, halika na. Umuwi ka na, umuwi ka na. Nagtataka si Amelia Su, ngunit ang problema ay hindi pa nalulutas. Pag-uwi ngayon, paano ko maipapaliwanag kay Lola bukas? Panipi, nalutas ito, umalis na tayo. Sinabi ni George Han. Nalutas na. Tumingin si Amelia Su kay George Han na may kakatwang mga mata. Si Cheng Gang ay hindi mabuting tao. Paano ito malulutas ng napakadali at sino ang bigla ang hitsura ng napakaraming tao? Pagkasakay sa sasakyan, si Amelia Su ay mukhang nag-aalangan na magsalita. At nais itanong kung ano ang nangyari. Nakita ni George Han ang kanyang mga pag-aalinlangan at sinabi, ang proseso ay hindi mahalaga, ngunit ang resulta ay mahalaga. Maaari mong sabihin kay Lola na nalutas na ito bukas. At ako na ang bahala sa iba pa. Panipi, Harry Su, hindi bibitaw si George Han. Ngunit makakahanap siya ng angkop na oras upang ilantad ang lahat ng nagawa ni Harry Su. Tumanggaw si Amelia Su. Nang gabing iyon, hawak ni Harry Su ang kanyang mobile phone sa bahay at naglalakad sa paligid ng silid, mukhang medyo kinakabahan at nasa sabik. Ang pahina ng telepono ay ang numero ni Cheng Gang. Hanggat ididial niya ito, malalaman niya ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit medyo nag-aalala siya sa kanyang puso. Paano kung mabaygaw ito? Matapos magatubili hanggang alas 10 sa W. AKAS ay hindi na nakatiis si Harry Su at pinindot ang dial button. Walang sumasagot sa telepono, maaaring maging abala si Cheng Gang. Isang hindi mapigil ang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harry Su. Sa sandaling ito, tinawag siya ni Su Yihan. Harry, kumusta ang sitwasyon? Walang pasensya na tanong ni Su Yihan. Tumawag ako kay Cheng Gang ngayon lang, ngunit walang sumasagot, kaya dapat maging abala ako. Sinabi ni Harry Su, si Su Yihan sa kabilang dulo ng telepono ay hindi mapigilan ang pagtawa na iniisip na si Amelia Su ay sinalanta ng Cheng Gang sa sandaling ito. This time tapos na siya, cell asterisk T talaga siya. Isang lalaki talaga ang lumabas upang magnakaw ng mga tao. Bukas, dapat niyang ipaalam sa kanyang lola. Nakangiting sabi ni Su Yihan. Kahit alam niya ang katotohanan ng bagay na ito.
Binigyan pa rin niya si Amelia So ng isang bagay na hindi kinakailangan. Singilin. Magkakaroon ng pagpupulong ng pamilya bukas ng umaga. Sasabihin ko sa lola ko tungkol sa bagay na ito kapag nangyari iyon. Maghihintay lang siya para maswep. Ibinaba ni Harry So ang telepono at kumakahiga sa kama. Ang araw na ito ay sa wakas ay dumating. Mula noon, hindi na kailangang makita si Amelia So sa bahay ni Sue. At ang taong namamahala sa Chengsi Project ay mahuhulog din sa kanyang mga kamay. Amelia So, Amelia So, kailangan ko pa rin magpasalamat. Kung wala ang iyong tulong, angku. Pero sayo na mahina na real estate ng tubig ay hindi madaling makuha. Ngunit sino ang nagpasakit sa akin ng Harry So, ito na ang wakas. Panipi, umaga kinaumagahan, maagang dumating si Harry So sa kumpanya A. Tinaupo sa silid ng pagpupulong habang hinihintay ang pagdating ng iba pang mga kamag-anak. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na sabihin sa iba ang tungkol sa iskandalo ni Amelia So at hilingin sa matandang babae na paalisin si Amelia So palabas ng bahay ni Sue. Sunod-sunod na nagpakita ang mga kamag-anak ni Sue kahit ang matandang ginang ay dumating, ngunit si Amelia So ay hindi nagpakita ng mahabang panahon. Amelia, bakit hindi ka pa dumating? Tanong ng matandang babae. Kinakalikot ni Suyihan ang mga kuko na kanyang nagawa at sinabi, siguro sa alingkama ng ligaw na tao, hindi pa ako nakakabangon. Kabanata 28. Ihan, ano ang pinagsasabi mo? Narito si Lola, paano ka makakapagsalita ng kalokohan? Kalokohan at kalokohan talaga ito. Bagaman ang mga kamag-anak na naruroo. Enay, walang kanais-nais na opinyon tungkol kay Amelia So, alam nila kung gaano ang pansin ng matandang ginang sa isyo ng estilo ng pamilya. Normal na patakbuhin si Amelia So, ngunit hindi ito sapat upang pag-usapan ang mga ganoong bagay. Alam din ni Suyihan ang ugali ng matandang babae sa ganitong uri ng bagay at tiyak na hindi siya maglalakas loob na gumawa ng isang biro tungkol dito dati. Ngunit ngayon, iniisip ni Suyihan na mayroon siyang katibayan at si Amelia So ay dapat na itinanim sa mga kamay ni Chen Gang. Ano ang mali upang maging matapat? Anong mga mata na nababahala, maaari? Ba akong gumawa ng isang biro tungkol sa ganitong uri ng bagay? Gaanong sabi ni Suyihan? Nang marinig ito, ang iba pang mga kamag-anak ay nagulat mula tainga hanggang tainga. Walang biro, totoo ba iyan? Ginawa ni Amelia So ang ganoong bagay sa isang ligaw na tao. Suyihan, ano ang malinaw mong sasabihin? Ang matandang ginang ay nagtanong kay Suyihan na may malungkot na ekspresyon. Hindi n. Iya kailanman papayagan ang pamilya So na magkaroon ng isang nasirang pamilya. Kung talagang ginawa ni Amelia So ang ganoong bagay, kahit na ayaw niya ang kooperasyon ng mahina na real estate ng tubig. Kailangan niyang palayasin si Amelia So sa pamilya So. Alam din ito ni Harry, at mas alam niya ito kaysa sa akin. Kung nais malaman ni Lola, tanungin mo lang si Harry. Sabi ni Suyihan, nang marinig ito, ang mga mata ng lahat ay nakatoon kay Harry So. Hindi ito maliit na bagay. Kapag nakumpirma na tiyak na mapuputol ng pamilya So ang relasyon kay Amelia So. Harry, sabi mo, ano ba ang nangyayari? Tanong ng matandang babae. Sumulyap si Harry So kay Suyihan. Dapat ay sinimulan na niya ang bagay na ito at mas mabuti na maghintay hanggang kay Amelia So na itaas ito. Hindi niya inaasahan na malantad kaagad si Suyihan. Si Lola, sa katunayan, si Cheng Gang ang nakitungo sa aming pamilya So. Inabot ako upang dumaan sa Cheng Gang at hinayaan si Amelia So at Cheng Gang na pag-usapan ang tungkol sa pagkakasundo. Ngunit narinig ko na si Amelia So ay nasa bahay bukid ni Cheng Gang kagabi. Hindi bumalik buong magdamag. Sinabi ni Harry So, sino si Cheng Gang? Siya ay isang gangster sa kulay abong lugar. Kung si Amelia So ay nanatili sa farmhouse at hindi bumalik ng magdamag, maliwanag sa sarili kung ano ang nangyari. Nagulat ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya So, ngunit hindi nila inaasahan na makita ang isang seryosong Amelia So. Gagawin nila ang ganoong bagay. Harry, nasuri mo na ba ito? Panipi, hindi ka makakapagsalita ng kalokohan tungkol dito, ito ang reputasyon ng aming pamilya So. Oo. Bago ka sigurado, mas mabuti na huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang lahat ng mga kamag-anak ay tila tinutulungan si Amelia So na magsalita, ngunit sa katunaya. Ay nagbabago sila upang paalalahanan ang matandang ginang. Napakagandang pagkakataon upang paalisin si Amelia So sa pamilya So, nais nila na totoo ito. Sinabi ng matandang ginang sa isang malalim na tinig, Harry, sigurado ka ba? Lola, hindi ko alam kung ano mismo ang ginagawa niya sa farmhouse, ngunit hindi siya nakabalik buong magdamag, at kasama pa rin niya ang isang tulad ni Cheng Gang, ito. Kusa namang tila nag-aalangan si Harry So na magsalita. Galit na sinampal ng matandang ginang sa mesa ng kumperensya, gumisi siya at sinabit kung talagang gumawa siya ng ganoong bagay upang siraan ang pamilyang Su. Hindi ko siya kailanman patatawarin.
Hindi ko inaasahan na matutuwa si Amelia Sukay Chenggang sa ganitong paraan. Nakakainis talaga, Panibi, sa nagdaang 3 taon kong. Gaano niya kami nagawang mawala sa mukha? Hindi ko inaasahan na gawin ang ganitong uri ng bagay ngayon. Malas talaga para sa pamilya. Panibi, ang bagay na ito ay dapat lutesin ni Harry. Sa ugali ni Chenggang, maaaring maisa publiko niya ang bagay na ito. Ang pamilyang So ay magiging biro muli sa Basin City. Panibi, pakikinig sa mga salitang ito, lalong naging pangit ang mukha ng matandang ginang, namumutla na siya. Sa oras na ito, sa wakas dumating si Amelia So sa conference room. Lola, hiniling sa akin ni Brother Zong na ayusin ang ilang mga dokumento at ipadala sa kanya, kaya't ako ay nahuli. Sinabi ni Amelia So, ito ba ay upang pag-uri-uriin ang mga file o upang ayusin ang iba? Naligo ka na ba? Ito ay isang mabangong amoy. Si Su Yihan ay tiningnan si Amelia So nang walang pakialam, at sa diyang pinaypay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang ilong. Su Yihan, ano ang ibig mong sabihin? Si Amelia So ay tumingin kay Su Yihan ng bahagyang galit. Tumawa si Su Yihan at tiningnan sandali si Amelia So at sinabing, ano ang ibig kong sabihin? Alam mo na napakasama mong babae. Bakit hindi ka masiyahan ng lalaki sa pamilya? Lumabas ka pa sa labas upang magnakaw ng kahit sino. Panibi, magnakaw mga tao. Biglang nagalit si Amelia So, hindi kinakailangang paninirang puri at inainsulto pa rin ang kanyang pagiging inosente. Su Yihan, ano ang nakain mo sa bibig na ito? Mabaho ang iyong mga salita. Galit na sabi ni Amelia So. Tumayo si Su Yihan. Sa prangka na pagtingin, sinabi niya, maglakas loob na gawin ito o hindi. Pagkatapos pag-usapan mo lang tungkol dito, nalutas na ba ang problema? Panibi, syempre malulutas ito. Sinabi ni Amelia So. Manalo, sinabi ni Su Yihan na may isang malamig na ngiti, paano ito malulutas, magkano ang gastos? Hindi. Walang pera. Si George Han ang humawak sa bagay na ito. Tungkol sa kung paano ito nagawa, si Amelia So mismo ay hindi alam, ngunit tiyak na hindi siya gumastos ng 1 sentimo. Ha ha ha, tumawa si Su Yihan. Sinabi, ma, primo itong malutas ng hindi gumastos ng pera. May kakayahan ka talaga, gumamit ka ng iba pang mga trick. Panibi, Amelia So, ang kabilang partido ay si Chenggang, isang tao sa isang kulay abo na lugar. Malulutas mo ang bagay na ito ng hindi gumagasta ng pera. Makakasiguro si Harry So sa nangyari kina Amelia So at Chenggang kagabi, kung hindi man ay hindi nito malulutas ang bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan. Si Amelia So ay naging isang asong babae sa mga buto, at kahit na siya ay natulog kasama si Chenggang, walang nangyari. Kawawang George Han, ang Berding Prairie sa itaas ng Con. Yang ulo ay talagang isang personal na trahedya. Amelia So, ano ang nangyayari, maaari mong sabihin sa akin ng malinaw? Sinabi ng matandang ginang sa malalim na boses. Si Amelia So ay tumingin kay Su Yihan. At pagkatapos ay kay Harry So. Halata namang may nangyari bago siya dumating. Ang saloobin ng matandang babae sa kanya ay napakalamig. Lola, ang problema ay nalutas. Sinabi ni Amelia So, paano mo ito nalutas? Sabihin mo lang sa amin. Walang pasensya na sabi ni Su Yihan. Hindi ka umalis sa farmhouse kagabi, hindi namin mapigilan kung kanino mo nais matulog, ngunit ang reputasi o ng pamilyang So ay hindi maaaring masira dahil sa iyo. Malamig na saway ni Harry So. Matapos pakinggan ang mga salita ni Harry So, hindi nagalit si Amelia So. Napag-isipan pala nilang nakatulog lang sila ni Cheng. Kaya nalutas nila ang gulo. Harry So, saan ang galing ang balita mo? Mayroon bang ebidensya? Umuwi ako ng maaga. Sinabi ni Amelia So, umuwi ka na. Anong katibayan ang mayroon ka upang patunayan na umuwi ka na? Tanong ni Harry So pabalik na hulog sa mga kamay ni Chenggang. Hindi siya naniniwala na si Amelia So ay maaaring umalis na hindi nasaktan. Maraming ebidensya. Uwi ako at bumili ng tubig sa commissary sa baba. Nasagasaan ko rin ang aking mga kapitbahay at tinanong kung nais mong malaman. Kung talagang hindi ka naniniwala sa akin, ang komisaryo ay mayroon pa ring nakikita na pagsubaybay. Sinabi ni Amelia So, nakita ni Harry So na si Amelia So ay tama at mayabang. Hindi ba't pinakawalan siya ni Chenggang? Paano ito magiging posible? Sa karakter at pamamaraan ni Chenggang, ang matabang tupa sa kamay ay hindi papayagang lumipad si Amelia So. Amelia So, hindi ka naman nakapunta sa farmhouse, diba? Natagpuan ko rin sa wakas ang isang tao na makalusot sa relasyon at nasayang ka. Si Amelia So ay hindi nahulog sa mga kamay ni Chenggang. Mayroon lamang isang posibilidad, iyon ay hindi siya pumunta. Harry So, naguguluhan ka ba? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko lang? Nalutas ko na ang gulo. Kung hindi ako pupunta, paano ko ito malulutas? Ngumiti si Amelia So. Imposible, ganap na imposible. Hindi makapaniwalang sabi ni Harry So.
sa kanyang puso. Mayroon lamang dalawang wakas sa bagay na ito. Ang isa ay na si Amelia So ay na-fuck ng Chenggang at pagkatapos ay nalutas ang bagay. Ang pangalawa ay hindi siya nagpunta at ang bagay ay hindi nalutas. Amelia So, paano mo malutas ang bagay na ito, sabihin sa akin ang totoo. Nang makita ang gulo, hindi masabi na matandang babae ngunit kailangan niyang tanungin ang sarili. Mukhang nahihiya si Amelia So. Hindi niya talaga nilutas ang bagay na ito at hindi niya alam ang proseso. Nagtatago ka pa ba sa akin? O, ikaw at si Chenggang ay natutulog na magkasama. Malamig na sabi ng matandang babae. Nagulat si Amelia So. Kung siya ay naintindihan sa ganitong paraan ng matandang ginang, hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw pagkatapos ng 10 bibig. Sa desperasyon, Kim, kailangan kong sabihin ang nangyari kahapon. Ngunit lumapit si George Han upang malutas ang problema at walang naniniwala na ang mukha ni Harry So ay nagpakita ng pang-iinis. Amelia So, Tina Trato M. O ba kami bilang mga tanga at itulak lamang ang isang basura bilang isang kalasag na iniisip na maniniwala kami? Sinabi ni Harry So, hindi naniwala ang matandang ginang. Ngunit sa oras na ito, ang pintuan ng silid ng pagpupulong ay binuksan. Kabanata 29. Dalawang tao ang pumasok sa conference room, ang isa sa kanila ay si Lin Yong at ang isa ay may sako at hindi nila makita kung sino ito. B. Agaman ang pamilya So ay hindi isang malaking pamilya sa Basin City, hindi nito pinapayagan ang sino man na gumawa ng gulo sa kumpanya. Malamig na nagtanong siya, sino ka maglakas loob na pumunta sa aking pamilya So upang gumawa ng gulo? Matapos masulyapan ni Lin Yong si Amelia So, sinabi niya, matandang ginang, ang pangalan ko ay Lin Yong, narinig mo siguro ang pangalan ko. Lin Yong, ang L, lahat ng mga kamag-anak ng pamilyang So sa silid ng pagpulong ay hindi mapakali. Ang taong ito ay hindi isang maliit na figure sa Basin City at hindi niya kayang pukawin siya sa kakayahan ng pamilyang So. Ngunit paano siya makarating sa pamilyang So upang gumawa ng gulo? Si Kuya Yong pala. Hindi ko alam kung ano ang problema pagdating sa kumpanya namin. Biglang nagbago ang tono ng matandang babae. At tinawag niya si Kuya Yong na may pagtataka. Ang katayuan sa lipunan ay hindi natutukoy ng edad. Ang matandang ginang ay nagtataglay na mataas na awtoridad sa pamilya So, ngunit para sa mga taong tulad ni Lin Yong. Hindi ito nabanggit. Masyadong may kamalayan ang matandang ginang. Tumulong ako sa pamilyang So na malutas ang isang problema. Siya nga, halika at kumuha ng langis at tubig. Ngumiti si Lin Yong. Kung tinulungan mo talaga ako sa pamilyang So, hindi ko talaga kayo papayagang pumunta dito nang wala. Alam ng matandang ginang na ang gayong mga tao ay mahirap harapin, iniis. Ip na ang Fang ay may maraming mga dahilan para sa paghingi ng pera. Halika, paano makaligtas ang pamilya So sa sakunan ng hindi nalugi? Matandang ginang, ang pera na ito ay talagang sulit sa iyong pera. Natapos na magsalita si Lin Yong at hinawi ang gora ng katabi niya. Nang makita ni Harry So ang taong iyon, ang mukha niya ay agad na namumutla, hindi ba ito si Chenggang? Paano siya mahulog sa kamay ni Lin Yong? Sinipa ni Lin Yong si Chenggang at sinabing, ano ang nagawa mo, huwag sabihin sa matandang babae. Ang ilong at mukha ni Chenggang ay asol at namamaga at hinintay siya kagabi. Pagkatapos ng ilang matinding pagbugbog. Takot na takot ako kay Lin Yong at mabilis na sinabi, matandang ginang, hiniling sa akin ni Harry So na gawin ang lahat. Nagsasalita ka ng kalokohan. Tumayo bigla si Harry So. Tinuro si Chenggang ng galit, huwag mo akong Sir An, hindi kita kilala. Inangat ni Chenggang ang kanyang ulo at tiningnan siya ng masungit kay Harry So. Kung hindi dahil sa bastard na ito, magiging ganito siya. Bagaman hindi niya alam kung bakit hindi nang aha si Lin Yong na isaalang-alang ang kanyang backstage ay hindi pa lumitaw mula noong insidente kahapon. Na nagpapakita na malamang na siya ay iwan. Kung nais mong mabuhay, magagawa mo lamang ang sinabi ni Lin Yong. Harry So, binuksan mo ang iyong mga mata kay Lau So at nagsasalita ng kalokohan kung hindi dahil sa iyo. Paano ko matarget ang pamilya So nang walang dahilan? Sinabi ni Chenggang. Ganap na nagpanik si Harry So. Kapag ang bagay na ito ay alam ng matandang ginang, masisira ang kanyang hinaharap. Pabayaan ang pagnanasa ng posisyon ng chairman, mahirap na manatili sa pamilya So. Orihinal na nag-iisip ng pagwawalis kay Amelia So. Malamang na siya ay natangay ngayon. Amelia So, ito lang ang aswang mo, dahil ba sa ginawa mong paninira sa akin? Itinuro ni Harry So kay Amelia So, ang mukha nitong puno ng galit. Malamig na sinabi ni Amelia So, tinulungan mo akong makipag-ugnay sa Chenggang. Paano ako makikipagtulungan sa kanya, Harry So, hindi ba malinaw kung ano ang nagawa mo sa iyong sarili? Panipi, Lola, huwag makinig sa kanyang kalokohan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Wala akong alam. Nagmamadali lumakad si Harry So papunta sa matandang ginang na mukhang naaagrabyado.
Ang mukha ng matandang ginang ay nakalubog na parang tubig. Alam niyang hindi sisirain ni Chenggang si Amelia So nang walang dahilan at tinanong din niya ang tungkol dito. Walang nakakaalam kung sino ang tina-target ang pamilya So kung bakit alam ni Harry S. Yu at makakatulong sa koneksyon ni Amelia So. Naisip ko na ang bagay na ito ay maaaring swerte lamang ni Harry So ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito. Tinanong din niya ako na atakehin si Amelia So. At pagkatapos ay ilantad ang insidente sa Basin City upang mapahiya mo ang pamilya So at palayasin si Amelia So palabas ng pamilya So. Nagpatuloy si Chenggang. Ang mga salitang ito ay napahiya kay Harry So. Hindi niya akalain na ang kanyang seamless plan ay papatayin talaga si Lin Yong sa kalahati. Ngunit paano malalaman ni Amelia So si Lin Yong? Alam ng mga kamag-anak ng pamilya S. Yun na ang mga gawain ni Harry So ay isiniwalat at ang matandang ginang ay tiyak na walang awa. Kung nakatayo pa rin siya kasama si Harry So sa oras na ito, ito ay ang kamatayan. Harry, sobra ka pa. Noong mo magagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay. Bakit si Amelia ay mula rin sa pamilya So? Paano mo siya makakasama? Panipi, walang kabuluhan na naniniwala pa rin ako sa iyo ng sobra at lumalabas na lahat ng ito ay ang aswang mo. Napakaganda ng mukha ni Su Yihan na hindi niya makita kung nasaan siya. Alam na niya ang bagay na ito noong matagal na ang nakalipas. Bagaman hindi niya ito ginawa, kasalanan ang hindi ito iulat. Kung siya ang sisihin ng kanyang lola, hindi siya magkakaroon ng magandang buhay. Lola, wala akong alam. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Sinabi ni Su Yihan sa matandang ginang. Ma, ang bagay na ito ay isang pansamantalang pagkalito para kay Harry. Huwag mo siyang masyadong sisihin, tuturuan ko siya. Ayaw ni Su Guolin na makita si Harry So na nawala ng lakas sa kumpanya. Ang iba pang mga kamag-anak ay hindi nangangahas na magsalita para kay Harry So, ngunit hindi niya maiwasang. Matigas ang ekspresyon ng matandang ginang at ang usapin ay napakatindi paano ito magtatapos. Nang hindi binibigyan ng paliwanag si Amelia So, tila siya ay masyadong bahagyang, ngunit talagang nais niyang itaboy si Harry So sa pamilya So. Hindi ito kayang gawin ng matandang babae. Kahit na nagdala si Amelia So na maraming mga benepisyo sa pamilya So, sa mga mata ng matandang ginang, si Amelia So ay hindi mas mahusay kaysa kay Harry So, at ang hinaharap na pa. Milia So ay maaari lamang namana ni Harry So. Kuya Yong, ang bagay na ito ay nasa loob ng aming pamilya. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagtulong sa akin. Mangyaring magsalita hanggat gusto mo. Sinabi ng matandang ginang kay Lin Yong. Ang pangingisda ni Lin Yong para sa langis at tubig ay isang dahilan lamang, ang bagay na ito ay iniutos ni George Han. Kumilos lang siya sa mga utos at sinabi, dahil ang matandang ginang ay patayo, ako si Lin Yong at hindi ako isang taong ignorante. Kapag hinawakan mo ang bagay na ito, pupunta ulit ako sa iyo. Panipi, pagkatapos nito, kinuha ni Lin Yong si Chenggang at iniwan ang kumpanya. May katahimikan sa silid ng komperensya at si Harry So ay nakaluhod sa harap ng matandang ginang, hindi nangangahas na huminga. Tahimik din ang ibang kamag-anak. Pagkatapos ng lahat, si Amelia So ang siyang namamahala sa proyekto sa kanlurang lungsod. Anong uri ng taas ang maaring mabuo ng pamilya So sa hinaharap? Ang lahat ay nakasalalay sa kooperasyong ito sa Weakwater Real Estate. Ginawa ni Harry So ang isang kasuklam-suklam na bagay sa panahong ito. Kahit na ang bias ng matandang babae, maaaring nagturo siya sa kanya ng isang aralin. Amelia at dahil pinatay ka niya. Nasa sa iyo na magpas siya kung paano haharapin ang bagay na ito. Sinabi ng matandang ginang kay Amelia So. Si Amelia So Bingzo ay matalino kung ang matandang ginang ay talagang nais na parusahan si Harry So. Paano niya hahayaan siyang magpas siya, Anya? Halatang ayaw. Bukod dito, alam ni Amelia So na kung gumawa siya ng labis na kahilingan, ang lola ay hindi magsasagawa ng isa pang pahayag. At tiyak na maaalala niya ito para sa kanya. Lola, nasa sa iyo ang desisyon. Sinabi ni Amelia So, kahit na hindi siya kumbinsido sa kanyang puso, kaya niya lang. Likas na tumanggo ang matandang babae. At sinabi kay Harry So, hindi mo gagamitin ang kumpanya sa oras na ito, umuwi ka at pagnilayan ito. Ibinaba ni Harry So ang kanyang ulo at unti-unting ngumiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Matapos ang isang seryosong insidente, tinanong lamang siya ni Lola na pagnilayan ito. Mukhang hindi pa rin matitinag ang posisyon ko sa isip ni Lola. Lola, alam kong nagkamali ako. Dapat kong pagnilayan ito sa oras na ito. Sinabi ni Harry So, walang pinapayagan na banggitin ang bagay na ito sa hinaharap. Sinabi ng matandang ginang sa ibang kamag-anak. Hubad at binabantayan at wala kahit kititingan. Huminga ng malalim si Amelia So at tumingin sa matandang ginang ng pamilyang So at inisip sa kanyang puso na balang araw ay mapatunayan ko ito sa iyo. Si Harry So ay tiyak na. Hindi pinakamahusay na kandidato upang manahin ang pamilya So.
Pagkaalis ng matandang ginang sa silid ng pagpupulong, ngumiti ang iba pang mga kamag-anak. Harry, huwag mong isipin ang sinabi natin ngayon lang. Sa kasong iyon, kung sasabihin namin sa iyo ang magagandang bagay, maiirita nito ang matandang ginang. Panipi, oo, hindi mo alam ang ugali ng matandang ginang. Ang dami mong pagsasalita para sa iyo. Mas hindi niya mapigilan ang mukha niya. Panipi, tumayo si Harry Soot nang walang kahit kaunting tanda ng pagmuni-muni sa kanyang mukha at buong pagmamalaking tiningnan si Amelia Soot at sinabing, Amelia Soot. Mapalad ka sa oras na ito at hayaan kang makatakas, ngunit sa susunod ay tiyak na hindi ka masyadong maswerte. Mas gusto ako ni Lola, galit na galit ka, no way, sino ang gumagawa sa akin ng taong pinakahalagahan ni Lola? Ito ang agwat sa pagitan ko at mo. Panipi, nakikinig sa sobrang pagmamalaking tono ni Harry Soot, pinisil ni Amelia Soot ang kanyang mga kamao, ang putik na bodhisattva ay mayroon ding 3 puntong galit. Pabayaan siya. Amelia Soot, hindi mo pa ba nakikita? Gumagamit ka lang ng mga tool sa bahay ni Sue. Kung hindi dahil sa kooperasyon ng mahina na real estate ng tubig. Hindi ka magkakaroon ng mga kwalifikasyon na pumasok sa silid ng pagpupulong. Nais mong makipag-away sa amin at iligtas ang iyong sarili. Sadyang lumakad si Suyihan kay Amelia Sue, kakaibang sinabi ni Nayin at Yang. Kabanata 30. Sa alas 4:30 ng hapon, nagpakita si George Han sa komisaryo, ngunit hindi pa rin nagbukas ang komisaryo. Binigyan siya nito ng isang hindi maipaliwanag na pangunahin. Maor, ay bang may isang pangunahing nangyari sa bahay? Kung hindi man paano maisasara ng tahimik ang pinto. Matapos matanggap si Amelia Soot, pinapanood ang mga pisngi ni Amelia Soot na nakaumbok na parang goldfish, halatang nagtatampo siya. At ngumiti siya at tinanong, ano ang mali? Nalulutas ang problema, hindi ka ba pinuri ng lola? Panipi, malamig na humilik si Amelia Soot, at sinabing, ngayon dinala ni Lee. Enyong si Chenggang at inilantad ang lahat ng mga ginawa ni Harry Soot, ngunit ang lola ay hinayaan lamang na umuwi si Harry Soot at sumalamin. Nang marinig ito, umines si George Han. Sa kanyang palagay, kahit nagugustuhin ng lola si Harry Soot, kailangan siyang mademote kahit na ano paman. Hindi bababa sa kailangan kung ipakita ito sa iba, at ang dalawang salita ng pagsasalamin sa bagay na ito ay tila masyadong nakakatawa. Bukod dito, ang matandang ginang ay hindi lamang kasing simple ng pagiging bahagya kay Harry Soot, hindi niya inilagay sa kanyang mga mata si Amelia Soot, sapagkat hindi niya. Kailanman na isaalang-alang ang damdamin ni Amelia Soot tungkol sa bagay na ito. Matapos kainin si Amelia Soot, hindi siya natatakot sa kanya at sa pamilyang Soot na nagkawatak-watak. Ang yabang naman ng matandang bagay. Nga pala, hindi ko alam hanggang ngayon, ang taong iyon kahapon. Si Linyong pala, bakit niya ako tutulungan? Si Amelia Soot ay tumingin kay George Han na nagtatanong, at ang bagay n. Eh ito ay malinaw na nauugnay kay George Han. Ah, oh, gumastos ako ng pera, mangyaring Linyong na sumulong. Natural na sinabi ni George Han. Naggastos ng pera. Magkano ang gastos? Nagtataka na tanong ni Amelia Soot. 100,000. 100,000. Bulalas ni Amelia Soot at tumingin kay George Han. Ang alibugang tao na ito ay talagang gumastos ng 100,000. Ito dapat ang sweldo niya sa isang buong taon. Ngunit kung hindi ko nais na lumapit si Linyong, maaaring nahulog siya sa mga kamay ni Chenggang kahapon at siya ay mabahira ng Chenggang na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Mayaman talaga ang mga mayayaman. Pikit ang bibig ni Amelia Soot, may maasim na lasa. Ngumiti si George Han nang walang magawa. Ano ang maliit na pera na ito? Kung alam ni Amelie, Aso ang string ng mga numero sa kanyang card, hindi siya matatakot sa sakit sa puso. Nang makarating siya sa silong sa pamayanan, ipinarado lamang ni George Han ang kanyang sasakyan at nasagasaan si Nalilijang at Wilson So na lalabas na. Nakikita mo si George Han na nagmamaneho ng Audi, hindi ba ito ang nakaparada sa tabi ng kanilang sasakyan? Nahulaan ko kung sino ang bumili nito dati, ngunit naging sarili ko ito. Galit na lumapit si Lilijang kay Amelia So at sinabi, Amelia, hindi ka ba bibili ng ibang kotse? Panipi, ang bagay na ito ay ibubunyag maaga o huli, ito ay isang bagay lamang ng oras. Matapos masulyapan si Amelia So kay George Han, tumanggo ito at inamin, ma, ako. Hindi ka talaga natatakot na malalaman ng iyong lola, at ano ang gagawin mo sa 2 kotse? Tumingin si Lilijang kay George Han. At nagpatuloy, hindi ito ang hiniling niya para sa iyo. Tama, Panipi. Paulit-ulit na kinaaway ni Amelia So ang kanyang mga kamay at sinabi, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay George, ito ang aking ideya. Hindi naniwala si Lilijang, at tinanong si George Han, anong uri ng ecstasy ang ibinigay mo sa aking anak na babae? Alam mo ba kung nagduda ang matandang babae sa kanya, kapag nasuri ang account? Kung gaano kaseryoso ang mga kahihinatnan, ginagawa mo ba ito para sa iyong sariling mukha, huwag tanggapin ang kaligtasan ni Sia. Panipi,
Ma, huwag kang magsabik, hindi ka ba lalabas, huwag ka nang umalis. Sinabi ni Amelia Su. Tumingin si Lily Jiang sa oras, magsisimula na ang pelikula, at pagkatapos ay sinabi, hintayin mo akong bumalik. Ipinaliwanag mo ito sa akin ng malinaw. Panipi, pagkaalis ng dalawang matanda, nagbuntong hininga si Amelia Su, tumingin kay George Han na nagre-reklamo at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang tungkol sa pagbili ng kotse? Kahit sabihin mo, maniniwala ba sila? At wala akong pakialam sa mga opinyon ng ibang tao. Walang pakialam dito si George Han. Kung babayaran niya ang dalawang kotseng ito, hindi naniniwala sina Lily Jiang at Wilson Su. Kaya't bakit nasayang ang kanilang mga salita? Sa nagdaang tatlong taon, hindi alintana ni George Han kung paano siya tingnan ng iba. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano siya tingnan ni Amelia Su. Parang pareho lang. Si Amelia Su ay mukhang walang magawa, kahit nasabihin sa kanila ang totoo ay walang silbi, at hindi maniniwala ito. Bumalik sa bahay, sinabi ni George Han kay Amelia Su, lalabas ako ngayong gabi. Okay lang ba? Panipi, kung sasabihin kong hindi, hindi ka ba pupunta? Tanong ulit ni Amelia Su. Tumango si George Han ng walang pag-aalangan. Kung mayroon kang isang bagay na gawin, pumunta, ngunit, ang mga salita ni Amelia Su ay biglang tumigil. Pero ano, nagtataka na tanong ni George Han. Wala, nagmamadaling bumalik si Amelia Su sa silid. Nais niyang sabihin na huwag hayaang pumunta si George Han upang makahanap ng isang babae, ngunit ang ganitong mga salita ay naramdaman niyang medyo kakaiba siya. Kahit na ang dalawa ay mag-asawa, walang tunay na asawa at mag-asawa. At nakikialam sila sa pribadong buhay ni George Han. Hindi pa rin sanay si Amelia Su. Nakaupo sa tabi ng kama, inangat ni Amelia Su ang unan, itinatago ang isang pares ng gunting sa ilalim. Na inilagay dito tatlong taon na ang nakalilipas. Ang unang taon, si Amelia Su ay matutulog kasama ang gunting tuwing gabi, hanggang sa kalaunan ay unti-unting na-relax niya ang kanyang pagiging mapagbantay. At ngayon, naramdaman niya na oras na upang itabi ang gunting. Hindi ko alam kung paano harapin ang isang malaking kagandahang tulad ko. Paano mo ito natiis? Sinabi ni Amelia Su sa kanyang sarili. Nang hindi napansin ang kanyang mga pulang pisngi, at pagkatapos ay ilagay ang gunting sa kabeita. Nakatayo sa harap ng salamin, tiningnan ni Amelia Su ang kanyang figure. Na may payat at puting mga binti, isang mayabang at matangkad sa itaas na paligid, at isang maislan at walang bahid na mukha. Maaaring hindi talaga siya tinukso. Bow! Ano ang iniisip ko? Namula ang mukha ni Amelia Su. At nahihiya siya. Dalawa lamang ang mga tao sa pamilya sa hapunan. Dahil naging pinuno ng proyekto si Amelia Su, sapat ang mga kondisyon sa pananalapi ng pamilya, M. Adalas na hindi kumain sa bahay sina Lily Jiang at Wilson Su. Ngunit ito rin ay isang mabuting bagay. At binigyan sina George Han at Amelia Su ng isang puwang upang mapag-isa. Pagkatapos ng hapunan. Habang naghahanda si George Han na maglinis ng mesa at maghugas ng pinggan, tumayo si Amelia Su at sinabi, kung mayroon kang gagawin, lumabas ka muna. Huhugasan ko ito at babalik ako ng maaga. Panipi, si George Han ay nagulat. At ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, at sinabi, hindi, tatapusin ko ito kaagad. Pinandilatan ni Amelia Su si George Han at sinabing, kung pakakawalan ka, maraming kalokohan. Ngumiti si George Han at inilapag ang kanyang mangkok at chopsticks. Sinabi, kung gayon ay pupunta ako, at babalik ako kaagad matapos ang bagay. Pag-alis sa bahay, sumakay si George Han sa kotse at dinial ang numero ni Lin Yong. Dahil ang komisaryo ay hindi nagbukas ng ilang araw, intuitively naramdaman ni George Han na maaaring may nangyari sa boss. Kaya tinanong ko si Lin Yong na suriin ito. Pag-uwi ko ngayon lang, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lin Yong, kaya sasabihin ni George Han kay Amelia Su na may kailangang lumabas ngayong gabi. Anong problema? Tanong ni George Han. Kapatid George, ang bagay na ito ay hindi malinaw sa telepono. Narito ako upang makita ka. Sinabi ni Lin Yong. Hindi. Pupunta ako kaagad sa Magic City. Pagdating sa Magic City, matapos magkakilala sina George Han at Lin Yong. Direktang sinabi ni Lin Yong, Brother George, ang taong tinanong mo akong suriin ay pinangalan ng Mo Yang. Mo Yang. Sumimangot si George Han at tinanong, pamilyar ang pangalang ito. Tumango si Lin Yong at sinabit noon, may isang boss sa Basin City na tinawag na Mo Yang, ngunit 5 taon na ang nakalilipas, biglang nawala ang kanyang tinig, at ang kanyang lakas ay gumuho magdamag. Walang nakakaalam kung anong nangyari. Naghihinala ako, siya ay si Mo Yang 5 taon na ang nakalilipas. Panipi, mukha namang nagulat si George Han. Ang may-ari ng komisaryo ay si Mo Yang. Nagumawa ng sensasyon 5 taon na ang nakakalipas. Sa posisyon ni Mo Yang noon, paano siya magiging may-ari ng isang maliit na tindahan? Biglang naisip ni George Han ang isang pangungusap na sinabi ni Mo Yang. Para sa isang babae, mukhang ginagawa din niya, ang bida, ang lahat para sa kagandahan.
Ang kakayahang talikuran ng lahat para sa isang babae sa kanyang pinakamataas na panahon ay kahanga-hanga. Nalaman mo na ba kung anong nangyayari sa kanya ngayon? Tinanong ni George Hunt na nakikipag-date sa loob ng 3 taon. Ngayong alam na niya ang tungkol dito, hindi ito papansinin ni George Hunt. Naiulat na nakita ko siya sa underground casino na site ni Changbin. Sinabi ni Lin Yong, si Changbin, nagmamay-ari siya ng kalahati ng mga illegal na casino sa Basin City. Wala siyang linyong higit pa sa kanyang mga sakop ngunit mayroon siyang higit na mapagkukunan sa pananalapi at mga personal na koneksyon. Si Changbin ay maaaring durugan si Lin Yong muni. Dahil lang Changbin ay isang negosyo lamang sa ilalim ng lupa ng kasino, tama hindi siya nakikipag-usap sa iba pang mga aspeto, kaya bihira siyang makipag-away sa kanyang mga kapwa. Kapatid George, ang Changbin na ito ay hindi madaling pukawin. Bagaman hindi siya kilala sa Basin City, nabalitaan ko na mayroon siyang malalim na pakikipagkaibigan sa maraming malalaking tao. Sa palagay ko mas mabuti na huwag makialam sa bagay na ito. Paalala ni Lin Yong, kailan sa iyong pagkakataon na magpas siya? Malamig na sabi ni George Han. Si Lin Yong ay mabilis na yumuko upang humingi ng tawad, Brother George, hindi ko sinasadya iyan.